That's an eternity of basketball ahead of us. Another beautiful steal perpetrated by Todd White. The action continues. The let's go situation here. Alexei Deakin going up against another team. Jeffrey Moore has perfect access to the bucket. Watch yourself on that normal replay of that last bit of action. Was Juan Fernandez actually wanting to dish up the against Master Jaworski? We're crossing the Twilight Zone. That's an eternity of basketball ahead of us. Welcome to Eternity of Basketball, about to start 182. But we remind you first that there's another show on the Globally Ballin Network called Who the Heck Are We for Sports Opinions and Stories with Claudia and Claro. Check that out. Most popular episodes on YouTube, Bernie Fabiosa, Abby Kim, Mon, Philip, Arnaiz, all the way down to Freddy Ubalde. Check him out on YouTube, Globally Ballin. Which one's your favorite? Globally Ballin Network. Globallyballin.com is the website to check out original articles, audio and video projects, all the shows and social media of Globally Ballin and the Globally Ballin Twitter page. We're there. We're live. We're streaming right now. So if you're watching over there, shout out to you guys watching us on Twitter. Linktree/Globally Ballin for easy access to all of that. And so this is episode 182. It's me, Charlie Cunha, together with Sid Ventura sa araw na ito, dynamic duo. And, well, a guest for today, for episode 182. This guy could shoot the lights out. Shooter ito. And, yeah, you know, he was teamed up with a lot of these great shooters as well. So maganda kwentuhan natin sigurado ito. Bisaya ito. He went to the University of Bohol, University of Cebu, USJR, Recoletos. And then ended up in San Sebastian. Baste. Bravo Baste, 1985 champions. He was on that team. Had a nice PABL career as well with the ESQ Santa Lucia franchise. And Magnolia, of course. Pumasok sa PBA with RFM, Diet Sarsi. And then played for Santa Lucia in their maiden season in the PBA. And you know him now more as a coach because he's been in the coaching scene for a long time dito sa Pilipinas. Also for his alma mater sa San Sebastian, naging coach din sa dyan. So, ipasok na natin. Very good morning, maayong buntag sa ating coach guest sa araw na ito. Egay Macaraya, sir, good morning. Salamat sa iyong pagpunta rito, coach. Good morning, no? Good morning sa lahat ng mga followers ng Eternity Basketball. Good morning. Good morning, Sid. Good morning, Charlie. Thank you for inviting me here and hopefully medyo kwento na natin yung mga pinagdaanan ko sa basketball. Eh marami yun, marami. Kaya kailangan umpisahan na natin agad, coach, di ba? Kasi since mahaba-habang kwentuhan yan. Papa, ba't ka napasok sa basketball, coach? Bakit hindi mo napili yung any of those other sports? Mga baseball, tennis, di ba? Football. Bakit basketball? Well, sa amin kasi sa probinsya,
sa Bohol, lahat ng mga bata nung panahon namin, yung paborito talaga namin ginagawa or nilalaro is basketball. Panahon pa nila Jaworski, nanonood kami ng mga games ng PBA pa, black and white. Kaya doon kami na-influence. And maganda rin naman yon dahil grupo-grupo eh. Mga barkada-barkada, mga bata. So talagang ano, dahil sa community, basketball lang ano, ang kumbaga, yun yung nandun eh. Kaya, pero may mga kuya ka ba, may mga pinsan, your father mo, were they basketball players? Kaya na-influence ka rin ng mga yun? Isang bagay rin yun syempre no, yung mga ano ko, mga pinsan ko, yung papa ko. Yeah. Tapos si Bernie pala, hindi ko natin makalimutan yun, si Bernie Fabiosa, yun yung pinaka-star sa amin eh. Okay. Kaya yun yung sinusundan rin namin. Yun yung mga nag-i-influence sa amin na at least probinsyano makapagpunta ng Manila or makapaglaro ng Bika pa noon. Then PBA. So yun yung mga ano yung buong ano namin naman, environment naman kasi namin sa probinsya sa Tagbilaran. Medyo ano talaga mahilig talaga sa basketball, that is why na na-influence kami lahat. Mm-hmm. So coach, nabanggit mo na si Bernie Fab. So siya talaga ang idol mo when you were ano growing up? Yes. Oo. Kasi noong panahon namin, maraming nakapunta rin ng mga PBA. Yung pinsan Mika pala. Yung pinsan, parehong pinsan lahat ni Bernard yon, ni Bernard. Si Eugenio Sarabia and Liloy Fabiosa. Yung mga tao na yun yung mga sikat na sa amin. Pero nung lumalaki ako, nakikita ko yung si Bern mula ng RP youth niya. Yun ang nagdadala ng ano sa mga bata doon na may pag-asa tayong lahat dito. Di ko masyadong malaki si Bird. Tapos yun, na-influence talaga kami sa basketball. So nung bata ka coach, safe to say ba na Chris pa fan ka? Sure, automatic yun. Pero gusto ko rin yung Toyota. Automatic yun sa amin, Chris pa dahil kay Bern. Pero meron din mga Toyota fans, yung mga barkada ko. Meron kasi kaming mga barkada na FFD. Palagi kong kasama na nanonood sa mga games, Crispa Toyota. Meron naming mga Toyota, pero mostly naging Crispa dahil doon kay Bernard. NBA coach, may iniidolo ka bang shooter, sharp shooter na NBA player? Mula talaga nang naglalaro ako, ang idol ko talaga ay si Larry Bird. Kahit wala akong height na katulad niya, pero gusto ko yung, kasi hindi naman ako masyadong athletic eh. Pero mas gusto ko yung laro niya dahil medyo mataas yung IQ niya sa basketball. Magaling din siya magpasa. And number one rin, scorer din, shooter din. That's right. Yeah, very good choice. Talaga. Hindi, but one of the best naman talaga yung Larry Bird. Kahit Celtic siya, di ba? Ganun lang yun eh. Celtics kasi si coach, ako, Lakers ako eh. Pero bilib ako kay Larry Bird, bilib tayo dyan. Hindi pwedeng, yes, diba, sinasabi nilang hindi pwede maglaro ngayon yun eh. Kalokohan yun. So, naglalaro ka sa Bohol. Coach, eventually, you started playing for your high school team, no, sa Bohol. Mm-hmm. Sa juniors ko, naglaro ako ng UV. UB, University of Bohol. Yung juniors ko. Tapos, kinuha ako ng UC sa Cebu. Ayun naman talaga yung basketball eh. Basta may opportunity ka, di ba? Ilipat-lipat ka ng paaralan eh. So, nung nasa UB ako, kinuha ako ng University of Cebu. Kaya pumunta ako ng Cebu. Pero bumalik pa rin ako ng Bohol kasi doon ako nag-graduate. Okay. Pero competitive na yung labanan. May mga nakakalaban ka na ba nung high school level pa lang na eventually nakasabay mo sa PBL, PBA, gano'n? May mga kalaban ka na ba nung gano'n?
ang isa talaga sa ano yung medyo nakalaban ko na nag-ano is si Mendoza, Anthony Mendoza. Oh, si Anthony. Yeah. Oo, kung hindi natandaan niyo yun. Of yan course, yun kalaban. Yeah, kalaban namin sa UV yun. UC kami. Sa championship din. So, yun yung isa sa nakikita ko na nagpunta dito. At saka si Kabaho Grant, shooter doon. Si Boy. Yun yung mga na nagpunta ng Manila na nakasama, nakalaban ko. Paano ka pala napadpad sa Manila, coach? Ano, sino naka-discover well, sa'yo? Nagdala sa'yo dito? Medyo natandaan ninyo si Coach Orly Castelo. Of course. Yeah. Guest namin siya mga 1 month ago. Oh, yes. Oo nga. Diba? Ang nangyari kasi, naglaro kami ng Entericoletos. Pag sinasabi kasing Entericoletos, kasama yung University of Negros Oriental, Recoletos, San Sebastian, Cavite, at saka Manila. Then USJR. First year ko sa USJR yun. Naglaro kami ng Entericoletos Championship with San Sebastian. Actually, yung lineup namin noon is depleted talaga dahil wala sila Jolas, wala sila, yung mga veterano, wala sila. Kami lang ni Dondon ng Palayo. Okay. Yung ano, medyo yung naiiwan. Yung iba kasi naglalaro ng commercial. Kaya nabigyan kami ng break. Mm-hmm. Tinalo namin yung San Sebastian sa championship. Okay. Tapos, na parang nakita ni Orly na kailangan niya ng point guard na shooter. Kaya kinausap niya ako with Baring, si Boots Baring, yung anak ni Coach Baring dati. Yes. So, yun. Nakapag-usap kami ni Boots na ano, pupunta pa tayo, subukan natin pumunta ng Manila. Then that time, nagustuhan naman namin dahil maganda naman talaga yung sinasabi nila sa amin lahat. So yun, nagpunta kami ni Boots sa Manila. Walang eroplano yun, barko lang. Okay. Tagal na. Tapos, oo nga. Tapos ano pa, first timer pa kaming dalawa ni Boots. Hindi tatanong ko. Manila. Oo nga eh. So medyo naibago talaga. So, yun yung journey namin dalawa, punta kami sa Baste. Hindi, coach, mabalik lang tayo, no? Tinalo nyo yung Baste, no? Sino yung mga player ng Baste nun? Sila Eto Navarro, sila Galvin Culiantes, sila Boyet Diaz, Navarro Nandi, mga sila Nicolas, Nani Dimihilio, Arthur De La Cruz, sila yung mga naabutan ko rin. Sila yung mga naging kasama ko. Actually, sila yung mga naging kalaban namin. Wala pa sila Bong Alba noon, eh, no? Later on pa sila Bong, di ba? Jekyllban. Oo, nakuha namin sila Bong Alba na no, nandoon ako nung ano, second year ko ng Baste. No, doon namin nakuha si Bong Alba. Si Eugene Kilban wala pa. Si Bong Alba lang. Okay. Matindi rin, no? Parang considered na upset siguro yun, no? Nung panahon yun. Siguro, iniisip ng mga dun sa Inter-Recoletos, siguro feeling nila magcha-champion yung San Sebastian talaga. Yes. Pero ang laro namin doon, Negros, ha? Negros. Okay. Negros sa UNOR kami. Well, parang na rin naging upset talaga dahil galing sila sa NCAA noon, second sila, natalo sila ng Litran. Litran, Oo, natalo sila ng Litran. So, parang nagulat na sila. Tapos hindi pa rin kami kompleto. Oh, basta nalo. Ilang ginawa? Ikaw ba top scorer ng coach? Hindi naman siguro, pero kasama na ako sa nagtatapos ng game eh. Kaya, hindi ko alam na yung score, pero yun, isa na kami sa mga, nabigyan na kami na, nagamit kami dahil masyado kasing maraming veterano ng panahon na yun sa San Jose na naglalaro sa commercial teams. Right. So, yun yung nangyayari. Kaya, nung nakita nila Coach Orly at saka Francis Rodriguez, assistant niya si Francis eh. Yeah. Nakita nila na may potential. Tsaka yun din yung isa sa mga kailangan nila sa Baste noon. Wala silang shooting guard at saka isang point guard. So, I think...
Not yun. Medyo naman tama siguro dahil pagkatapos doon, nag-champion na kami. Ilang taong ka na, coach, yung nag-Manila ka? Yung lumuwas ka rito sa Manila? Mga 21. Okay. 21. So, yung isang kayo, nag-dorm kayo sa San Sebastian? Basta, oo. Oh. Meron, katapat kasi noon, merong silang inupahan na dorm. Mm-hmm. Katapat ng school. Eh, doon kami, eh, ano pa kami, hirap na hirap kami dahil isipin mo, nakabarong eh. nakabarong kami papasok eh, hindi naman kami sanay magbarong. Ayun yun. Yan ang susunod na tanong ko sana, coach eh. Kumusta naman yung culture shock nung napadpad ka sa Manila, sa area parang Baste, ano? Very bustling, yeah. Na daming estudyante. Yeah. Grabe yun. Grabe yung panahon namin, ha? Kasi, number one, yung liga ng NCAA doon, grabe yung rivalry. Grabe talaga. Litran at saka San Sebastian, grabe yung manonood ng game, na punong-puno na yung game, pati sa school, yung suporta ng school, suporta ng mga estudyante. Ibang klase talaga. Meron pang mga rambulan, meron pang away, na away from basketball. Wala na talaga. Parang ibang, ewan ko ngayon, pero ngayon, hindi na masyado siguro eh. Pero kami yung rason kung bakit nilagyan ng harang yung Rizal Memorial. Yung chicken wire? Nilarang yun. Oo. Nilagyan para dito yung San Sebastian, dito yung Litran. Kasi isipin mo nga yung mga kotse nga. Meron ako mga kaibigan na may kotse na noon. Basag, sira, gas-gas. Ibang klase nga yun. Kasi naging rivalry talaga ng Litran San Sebastian yun. So, grabe. Yung, oh, tapos, iba yung liga. Kaya yun yung nagpa-encourage rin sa amin na isipin mo for 12 years ang drought. Wala pa ng champion yung San Sebastian. Na nagkaroon ng chance na mag-champion kami. So, grabe. Grabe yung NCAA days. Glory days ng Baste. Ibang klase yan. Did you play right away? Yung unang pagpunta mo sa Manila, pinapalaro ka na agad? O medyo bangko ka pa nung umpisa? Pinalaro na nila ako. I think, no, hindi naman sa ano. Pero sa tingin ko, yun yung kailangan nila eh. Walang two-guard na nagko-control din ba sa laro. Ang ibig kong sabihin na andoon yung point, but you still need the two-guard para doon sa execution or in case na napipressure yung point. So, yun yung sa tingin ko na kulang ng Baste noon. Kasi, okay. Mostly kasi, automatic na ginagamit mo na yung pag-dos lang talaga or tres lang talaga. Eh, yung laro ko kasi sa San Jose is point guard eh. Napo-point ako na medyo malaki-laki. So, I think yun yung missing link na ano, kasi nag-champion kami eh. So, I think yun. Alright. No, since we're talking about the championship, Sid, it might be time, no? Pasok na tayo. Let's go into our first segment. It's called the Time Capsule. Ito yung Time Capsule natin. This is brought to us by Fitbit. It helps everyone in the world get healthier, from counting your steps, to giving personalized insights on your heart rate and sleep patterns. Log your exercise and access great tools and content on the Fitbit Premium, all on the Fitbit platform. Check out their line of products on Fitbit.com. Feel the power. Ayan, Fitbit. So, Time Capsule, ito mga photos na hinanda ni Sid, coach, para makita ng mga fans, makita mo rin, mag-reminis tayo ng mga panahon. Saktong-sakto yata, first photo tayo, Carly. Ayun, no? Bravo, Baste. Okay. Alam mo, ito yung isa sa pinakamaganda eh. Na ano, ito yung tinatawag natin na PCCL dati. Mm-hmm. Philippine college collegiate championship eh, ng ano, sponsored by Coach Dolipa na ngayon eh. So, ito yung first na championship league. Ang kalaban namin sa championship dito is USJR din. Okay. Okay. Kalaban namin dito is USJR din. Yung kalaban, yung kasama ko dati noon sa Cebu, yun din ang nakalaban ko ng championship dito sa Manila. Actually, bridesmaid kami niyan. Ang University of Baguio niyan, parang nabasag sa dami ng taong nanonood. Alam nyo kung bakit?
yung paaralan ng Recoletos doon sa Baguio ng mga pare, lahat ng mga nag-aaral na pare doon dinala dahil amin yung championship eh. Amin, kahit sinong manalo niyan eh. Kalaban namin diyan USJR eh. So yun yung ano, memorable din yan masyado. Panalo ang Recoletos no matter what happens, ha? Yeah. Oh, kasi 'di ba champion kami niyan sa Baste. Then champion din sila sa Cebu, yung USJR. Then after that, yun yung ano na nag-combine kami going to Guam. Okay. Nag-combine yung team. Okay. So play si Art Dela Cruz yung nasa pinakaharap, ano? Yeah, ito si Art yung nasa harap. Nakatabi kami. So, ano to? So, second or third year mo na to sa Baste? Kasi dyan si Bong Alba nandiyan na, di ba? Second year yan. Second year na. Oh, yan si Bong Alba, number 6. Eh, di ba? Ito na baro sa kanan, sa harap. 86 siguro. Sino ba kilala natin yan dyan? Si Nani Demihilio yan nasa gitna, di ba? Sa likod ng trophy. Yes, yes. Oh, si Nani. Nani. Si Toying Teves, hindi niyo ba kilala si Toying? Oh, yeah, kilala. Saan siya dyan? Nandito tabi, dito sa pinaka left side, dito sa banda, oh, yeah. No? Yung 13 ba? May bigote. Oh, number 13. Yeah, 13, oh. Yes. Oh, si Toying. Okay. Yeah, tapos si Eton, si si Galvin Culiantes. Sino pa iba dyan? Sino yung nakabigote coach sa baba? Katabi ni Art Dela, sa kanan ni Art Dela Cruz. Si Hutchison. Si Hutchison. Okay. Si Hutchison yan. Nasa ano na siya ngayon? Nasa States na siya. Actually, taga Mandaluyong yan. Defensive player namin. Si Hutch. Okay. Tawag namin Hutchison. Hutchison yung apelyedo niya. Hutch ang tawag namin. Kita mo yung caption, coach. Yung, the usual bridesmaid has finally become the bride. Hindi yan. Sa totoo niyan, nag-champion yung ano niya, nag-champion yung kasi yung litrato na yan is sa tingin ko sa Baguio yan eh. Mm-hmm. Hindi yan NCAA eh. Oh yeah. Sa Baguio yan. I think the next photo is NCAA. Tingnan pala natin. Tignan. Yeah, let's go to the next photo, Carly. I think yeah. NCAA. Ito yun. 86 ito yung NCAA. Makikita mo ang gulo-gulo. Ang daming ano talaga. Hindi pag nag-champion kasi, 'di ba? First ang tag ang ano eh, kung tutusin na ninyo nung natapos kami, nag-bonfire kami sa loob ng school. Mm-hmm. Tapos yung canteen nasira dahil binuksan, dahil lahat ng mga estudyante lumusob sa school canteen kasi gutom, walang kain. Gabi na. Kaya nasira, pero wala, pinabayaran lang ng pare dahil okay lang yan. Dahil ano, sige, that lahat. That's the property. Yeah. Sige, kayo yung ano, huminto sa dynasty ng Letran, di ba, yes, coach? Yes. Kami yung huminto. At saka kami yung nag-champion doon sa drought. Kami yung first sa 12 years. Nice. Yes. Trying to look at this picture lang. Ano nangyari, coach, when you won this? Before that season, sa 85, as a team, no, nag-uusap-usap kayo, feeling nyo ba talaga na championship caliber kayo? Well, second kami noong 84 season pa second kami. So sa tingin namin, alam niyo, ito kasi nawala na si Samboy Lim. Wala si Samboy, ang nandiyan lang is si Romeo Ang at saka yung mga bagong mga players nila, sila Ramos, sila Castelo, mga Castillo, yung mga ano, tapos with Jerry Gonzalez, basta si Samboy ang nawala doon, kaya malaki yung chance namin. Actually, nung ano naman yan, sweep yan eh. Hindi naman yan nagkaroon ng championship eh. Sweep yan eh. Yeah. Hindi yan nagkaroon. Outright champion. Yung pennant at tinatawag. Yeah, penant, first diba? Yan. Ang last game namin dyan is sila Alvin Patrimonio. Mapua.
Oh, tapos champion na kami. Coach, sino? Walang masasabi mo bang si Samboy yung pinakamatindi mong nakalaban sa NCAA? O may iba pa? Samboy talaga. Oh, wala naman siguro, no doubt. Si Samboy talaga. Mas mahirap kunin si Samboy kaysa sa iba talagang mga players. Merong mga magagaling but ibang level yung Samboy Lim. Mahirap talaga. Wala naman eh si Samboy, sabihin niyo na mabait na player. Oh, mabait 'yun pero physical maglaro 'yun. Oh, malakas ano? Malakas. Yeah, malakas ang katawan. So si Samboy is ibang level sa NCAA. 'Yun yung hirap na hirap ako, nakakabantay rin ako doon eh. Malakas yung katawan, may tira sa labas. Oo, may tira sa labas, may drive. Malakas tumalon. So wala, lahat naman, pati naman sa PBA, di ba? Napakita niya na ganun siya kagaling. Correct, correct, so, correct. Oo. Hindi lang nag-injure yun, baka nag-MVP yun eh, no? Sa PBA. Yeah, totoo yun. Oo. Puro injuries lang kasi. May na anong naging parang premyo ninyo, coach, for winning the NCAA championship? Bumiyahin ba kayo anywhere? Binigyan kayo ng, I don't know, party lang ba? Ano bang nangyari? Well, nung panahon naman namin, di ba? Yung mga incentives, kahit maliit o malaki, okay lang naman yan eh, di ba? Nung panahon namin, ha, basketball talaga, yung panahon sa NCAA, ang binigay nila sa amin doon is yung Guam. Nagpunta kami ng Guam. Nice. Tapos binigyan rin kami ng mga allowances. Kaya tuwang-tuwa na kami noon. Makapunta lang kami sa States. Nagkaroon pa kami ng mga visa or ano. So, US yung, kasi. Yes. Kaya napaka-laking bagay na noon na nakalabas kami. Dati yung mga premium either ano eh, di ba? Hong Kong o Guam lang eh. Yes, wow. Yun. Pag-champion ba? So, pero pag sinabi kasi yung Guam, ano eh, pag sinabi mong Guam, US yun eh. Di ba? Para ka nag-US. Oo. Saka maganda doon, maganda yung Filipino community doon, di ba? Correct. Grabe. Oh, grabe yung mga suporta nila doon. Hindi ko makalimutan rin yun. Sa'yo, ang dami mo na magagaling. Nung panahon na yun, ang dami magagaling sa NCAA din na player, eh, no? Yes, so every, yes. Parang every game may kalaban kang magaling na eventually na PBA rin. Di ba? Alos lahat ng team nun, eh. Oo nga. Yung... Pero, kailan nag-start, coach, yung, ano, yung commercial playing days mo? Sabay ba yun? Pwede bang isabay yung NC sa PABL nung panahon na yun? No. Actually, di ba, meron pa sana akong isang playing years. Meron pa naman talaga akong isa, eh. Kaya lang, di ba, probinsyano, di ba, galing sa probinsya siya, tapos nagkaroon ng pagkakataon na maglalaro sa PABL, tapos magkakaroon ng pera, ganon, syempre, nainganyo na ako na maglaro ng commercial. When nag-champion kami sa Baste, parang nakita ako ni Coach Nat Canson, kinausap na ako, baka gusto mong maglaro na ng ano, ng commercial. Eh, meron pa akong 1 year sa Baste. Tapos, nagpaalam ako na baka pwede na maglaro. Eh, hindi naman talaga sila pumayag dahil may 1 year pa ako. Tapos, bawal eh. So, I elect pa rin na maglaro ng commercial. Ito yun. Ito yung nagpunta kami ng Indonesia. Champion din kami niyan. Actually, no, dapat sana kasama si ano niyan eh, si Alan Kaidik eh. Alam mo, kami ni Alan, magkasama kami diyan sa Santa Lucia. Pero never kami nga nakalaro ng international game na magkasama kami. Kasi nung panahon rin na 'yan, nandoon sila sa RP team. Yeah. Sila NCC kaya na. NCC na siya noon. Oo, hindi siya nakasama niyan. Pero kasama kami niyan sa ASQ eh. Tapos doon, nag-champion kami. Nag-champion kami niyan. With Bong Ramos, mandaming mga ano niyan. Alvin Teng, Agsunod. Marami kami niyan, no? Nani Di Miilio. Yo, sino ba? Identify natin, coach, to mga to. Bong, yung nasa harap, Bong Ramos yan, naka, sa kaliwa, di ba? Si Bong Ramos.
Ah, si Bong Ramos. Tapos sino itong nasa gitna? Yung Jerry's Plana. Ah, si Jerry, si Jerry in the middle. Yeah, Jerry is in the middle. Oh, tapos yung sa harap. Sa harapan ni Jerry's Plana. Parang ako yan eh. Ako yan eh. Kasi oh, ikaw ba yan? Okay, okay. Tapos yung sa kaliwa, number 12. Number 12 is... Sa likod si Magno. Si Magno. Oh. Si Magno. Oh. Yung taga Davao na kasama namin. Si Magno. Tapos Cueto. Nasa likod niya si Cueto. Oh, Jerome Cueto. Jerry's Plana. Sunod. Tapos doon sa ano, si Agsunod, si Jojo Martin, si Nani Dimihilio. Number 6 si Nani, 11 si Jojo. Tapos si Seyo Agsunod, yung namatay na ng disgrasya. Okay. Tapos si Ruby. Si Ruby itong nasa harap. Tapos Tony De La Serna yung sa likod. Yes. Adi, hindi yun, pala. Yung si Nani, oh, yung si Nani sa likod. Oh, ito palang number 6, si Boygo. Yung sa Arellano. Si Boygo. Tapos, hindi ko alam kung nasaan si Alvin Teng dito. Kasama ko parang si Alvin Teng yan eh. Tapos, sino si 13? Si Santos. Kilala niyo si Joel Santos. Joel Santos. Naglaro sa Joel, naglaro yata sa Presto yan eh. San Vera. Yes. Tapos si Nat Canso, no? Coach Nat. Yes, si Coach Nat. Si Buddy Carnado yung isa, no? Sa doon sa tabi ni... Sa gitna. Agsunod at saka ni ano, Tony. Tapos, 1986 ito, kaya nakalaban. Laban sign lahat. 86. Mm. Hindi ganon, walang ganon lahat. Oo nga. Tapos Pasig yung... Hindi ko na matandaan kung bakit Pasig. Laban yan eh. Ay, kasi kaka-ed sa Revolution lang. Kaka-ed sa Revolution. So, yan ang pinakausong, yung pinakausong hand sign noon. Diba? So, tapos Pasig yung nirepresent nyo kasi Intercity. So... Ah, okay. Coach, may nangangamusta sa iyo, ha? May nangangamusta sa iyo, ha? Yan, ano nakalagay? Hi, Coach. Jimmy Manansala. Oo, malagi ko yung ano, nagkikita kami palagi niyan, eh. Very active naman din yan, eh. Very active sa coaching. May isa pang, ano, may isa pang explode na nanonood, si Django Arce, nanonood din. So watching today. Ang dami, may mga comments dito. Ang ganda ng isang comment dito, ha. May isang comment dito, pakita lang natin 'yan, no. Si Coach Egay, fashionista siya every basket game. Fashionista ka lang, Coach. Hindi naman. Ang ano lang daw is respect of the game, eh. Respect of the game, di ba? Pero itong tournament ito, Jakarta, Indonesia. So nakapunta ka na ng Jakarta this time. Ano nangyari dyan? I mean, sino mga kalaban natin dyan? Ang kalaban namin sa championship dyan is Korea. Okay. Korea yung championship namin. Tapos nag-overtime pa. Yun yung first na sumakit yung ulo namin dahil nung last second, nag-foul out yung isang player ng Korea. Tapos ang pinasok nila, hindi namin alam, shooter pala. Yun pa ang tumira para ma-extension. Ma-extension yung game. Talaga, pero ano lang, swerte lang talaga binigay sa amin. Well, nag-champion kayo. Hindi kayo na Korean curse. Oo nga. Pero ano to, marami kaming champion sa Indonesia, kaya palaging pinapabalik kami doon. And that is why, one of the reason na naka-coach si Coach Nat doon at saka si Coach Bong Ramos, yeah, is palagi talaga kaming nag-champion doon, Santa Lucia. Ang maganda kasi niyan, yan yung break namin, tapos pahinga namin is Hong Kong and Singapore. Nice. Yun yung mga incentives na binibigay nila palagi. Paikot-ikot ka. Okay. Yeah. Dahil yung nasasabi ng maraming guests namin, Coach, imagine dahil sa basketball, kung saan nakapunta. Diba? Yes, talaga. Yung opportunity. Sino yung pinaka-barkada mo dyan, Coach? Dyan sa team Tony na yan. Sino yung roommate? Sa yung roommate mo? Yeah, si Tony De La Serna at saka si Jerry Esplana at saka si Jojo Martin. Well, everybody naman at saka si Joel Santos. Yeah. Yun yung mga ano ba yung mga kasama ko na palagi in and out sa court kasama, tapos tawanan. Alam mo naman yung basketball, 'di ba? Medyo maraming tawanan, maraming kantsawan. Right. Tapos
Siyempre, Nanay Dimihilio, dahil kasama ko yan sa ano eh. Ako yung guide palagi ni Nani. Kita ko yung anak niya kami, nanood ng PBA yung anak niya. Laki din ang anak niya, 6'5 din eh. Saka, ito yata yung kinukwento ni Nani nung nag-guest siya, yung first time yung sumakay na aeroplano, tapos talagang yumuko na lang siya sa loob ng airplane kasi takot na takot siya talaga. Okay. Ako kung ito yun, ito yun. Oo. Yeah, ito, yeah, sa totoo lang ha, eh, hindi naman siguro magagalit si Nani sa akin, di ba? Pero yan, totoo yan, magkatabi kami sa airplane na medyo ano siya, medyo natatakot siya ano. Lalo lang yung ano binigay yung papel para anuhin natin sa embarkation. Lalong natakot si Nani noon kasi hindi niya alam kung anong gagawin eh. Yeah. First timer talaga eh. Kaya medyo ano yun eh. Partner ko rin yan eh. Kahit ngayon nga, yung anak niya at saka ano, palagi talaga pumapunta sa baste yan pag may oras siya. Yeah. Nice. So, pupunta nga siya sa PBA. Madalas makita sa mga PBA games si Nani Dimilio. He still watches. Standout. Mm-hmm. Laking tao pa rin talaga. What's the next photo, Carly? Let's jump to the next. Kasi yung nag-start na yung PABL career mo, coach, talagang lumaki yung pangalan mo dyan eh. Kasi scorer ka. In fact, yung may mga article katulad dito no sa may kaliwa na mga dead shots, mga shooter talaga, Boy Kabahog na mention mo kanina. Yan si Epoy. Si Epoy naman nasa baba. May write up tungkol sa iyo rito, te, no, praising yung shooting prowess mo talaga, no. Yeah. Dito yata nabanggit yung naka 14 3-point shots ka. Yun, yes. Kailangan pa usapan. That's where you made your mark. Yun. Naalala mo siya, well, I'm sure you remember that game. Yes. Kalaban namin Burger King. Burger King ang ano kalaban namin yan eh. Parang burger. Basta burger. Alam mo, yung 14 triples naman talaga, no? Parang kung titingnan mo, parang iniisip mo, ang ganda, no? Shooter talaga itong bata na ito. Pero yung pinagdaanan namin yan, hirap na hirap kami. Kasi, maniwala kasi, hindi. Dalawa kaming minumold ni Coach Nat na maging shooter. Ako at saka si Tony De La Serna. Pareho naman kami successful. Shooter talaga at saka scorer. Pero yung hard work namin na ginagawa, hindi ganun, hindi parehas ng ibang tao. Kasi alas 6 pa ng umaga, nandoon na kami sa Valle Verde para mag-practice kami ni Tony. Alas 9 yung practice namin, ha? Imagine yung hard work namin yan before ano. Kasi sabi nila kailangan ng ano, kailangan tayo ng scorer. And that is why nag-commit kami ni Tony na sige, kami ang napili. So pumunta kami ng 6-9 yung regular practice namin. For 3 hours nagsushooting kami niyan. Kaya sa tingin ko yung 14 triples na nakuha ko dahil talaga yun sa hard work. It doesn't matter kung scorer ka or shooter ka, pero it's all about practice. Yun yung palaging sinasabi ko sa mga players ko. And I think lahat naman sila eh, na naintindihan nila eh. Yun yung pinapaliwanag ko kina Alin, RK. I think kung tanungin nyo sila, automatic talaga yan. Grabe yung hard work na ginagawa nila para maging shooter din sila. As well as my CEU players din. Ganun naman eh. So, hindi lang yan miracle. Pinaghihirapan talaga yan. And that time na naging ano yan naging nag na napaganda na sec first half pa lang 7 na yung triples ko kaya pinatuloy talaga nila and I was very thankful kay sa lahat ng teammates ko no yung screens and yung assist ni Hector Calma di ba kasi hinahanap talaga ko ni Hector for the record eh. Isipin mo kung hindi naman niya ako talagang papasahan, hindi ko naman makukuha niyan. So, tama. So, yun yung ibig kong sabihin na very thankful ako kina Hector kay Coach Nat, which is nung nakita namin na grabe talaga yung streak ng shooting ko at that day, sinusuportaran talaga nila ako. Hindi lang naman siya, yung lahat ng nag-screens at saka nagsasakripisyo para lang malibre ako. And that is... Why not? Diba? That is the real story about the 14 triples. Hindi lang ako niyan. Teamwork talaga yan.
which is pero sigurado, coach, sigurado habang tumatagal yung game. Diba, 20-minute halves pa yan. Diba, hindi naman yata quarters pa noong panahon na yun. So, 7 in the first half, 7 in the second half. Habang tumatagal yung game, ang laki-laki siguro nung, ano, nung ring para sa'yo. No? Parang kalahanan. Kayang-kaya na talaga. Ano kayang percentage mo noon? Would you know, coach? 14 out of how many? Hindi ko na nakikita, nakalimutan ko na. Pero anong sa total? 49 po. 49 points ako din. 49? Oh, 49. Okay. So, sayang, di pa lang 50, ano? Oo nga. Ano kaya yung 7 points mo na extra noon, ano? May free throw na yun, sigurado. Free throws. Naka-layup ka rin, siguro. Oh, layup. Tsaka, alam mo, yung ano, yung ito, itong sa triple na ito, kung tutusin mo, nung pagkatapos namin sa practice talaga nung ginagawa namin nung program ni Coach Nat, parang batya na nga yung ring. Parang natutulog ka, yung ring na lang iniisip mo, or sa lahat, purang madali na lang isuot yung basketball. Totoo yun. Yun yung, yeah. yung sinasabi mo, Charles, totoo yun. Lumalaki diba talaga yung ring. Yes. Yung kinikwento ko sa iyo kanina, si Marvin Lee kagabi sa PBA, parang ganoon ang nangyari. Ha? Parang laki-laki ng ring, kusuhan sa bato lang siya na bato, pasok na ng pasok, di ba? Before the yung first game naman si Jolo Mendoza. Nakawalong 3 points yata in just 31 minutes, ano. So talaga may mga gabi na talaga na ganoon for kung shooter ka, you'll have those nights talaga, ano. Pero coach, naalala ko, I read an article kasi parang galit na galit daw si Alan Kaidik na tinalo mo yung record niya. Kasi naka-13 siya and then naka-14 ka, no? So parang I think he made it his vow to break that bago siya nag-pro. Diba? Okay. And nabit nga niya, naka-15 siya eh. Diba? Oo, nga, bago oo, siya nga, nag-pro no 80s. Anong naging pakiramdam mo nun? Well, mahirap talaga. Mahirap naman talaga, no? Mahirap. Kahit pa mag-iisip ka na maging 16, pero mahirap. Alam mo, si Alan talaga, bigyan naman natin ng respect. Alam mo, pag naging shooter ka, katulad namin, 14 triples, naging shooter na kami, lahat, kami na talaga yung pinapagbabantayan ng ibang team. Alright, kaya knowing na maging si 15 si Alan, grabe talaga yun. And he proved it in the PBA pa, at saka lahat ng napupuntahan niya, naging shooter siya, naging MVP pa siya. Magaling talaga. Magaling talaga yung ano. Pero pag tinatanong mo naman si Coach Alan, alam naman natin kung gano'n yung hard work na ano, hindi naman magic yun na naging shooter correct siya. And besides, yung si Coach, si Alan, pag nag-aano yun, yung paghahanap pa lang ng libre, magaling ng magaling si Alan, pag tama ng picks and ano. That is why na deserving talaga. Medyo, kahit medyo sabihin natin, medyo malaki siya sa akin, mas malaki yung chance na di siya masupalpal. Pero, yung paghahanap niya na ma-free siya para makatira ng 3 points, just grabe yun. Mahirap yun. As a shooter, ha? Ikaw pang binabanatan paminsan-minsan. Siyempre. Siyempre, di ba? Ikaw, pag ikaw magaling, talaga ready ka na. Pipisikal din ng mga kalaban. Pero coach, itong game na to, yung naka-14 threes ka, sino nakabantay sa'yo? Sino yung defender mo? Kasama si Ravena. Si Ravena. Okay. Yun. Kasama sila Ravena. Marami namang nagdi-defend. I'm sure, papalit-palit yun. Oo, papalit-palit yun. Kaya lang, ang ano nga is credit doon sa nag-screen. Kasi kasama si Dwight Chua dyan. Mm-hmm. Tatandaan nyo si Dwight Chua, parang aparador rin yun. Ang laki-laki nun. Si Dwight, si Seo Agsunod, si Nani Dimihilio, lahat ng mga bigs na nagbibigay talaga ng screen para malibre ako. So I think, grabbing team effort niya nung lalo na yung second half dahil naghahanap na talaga sa kasi pa, nabanggit na ni Coach Nat na go for the record. Yeah. So at least sinutulungan talaga nila ako. So at least for a while ikaw ang record holder pero tinalo nga ni Alan eventually. No? Yes. Oh, yun nga. Pero 'di ba, iba pa rin ang kwento na yan. 14-3 points, 50-0. Yeah. Diba? In an official game na talagang binabantayan ka
Iba naman yung mga gumagawa ng mga 16, 17 three-pointers ng mga politiko, mga government, whatever, na wala na magpapantay sa atin. Hindi counted yun. Iba yung official game. PABL game yun. Yes, legit. That time, PABL was wow. Alos ka-level ng PBA yung PABL nung panahon na yun eh. Diba? Yung panahon nila coach eh. Matindi ang labanan talaga. But it's nice to see that si Boy Cabahog, of course, has been a guest on our show. Si Epoy, hindi pa. So sana maging guest na rin namin si Epoy soon. Gusto ko lang pagitin, banggitin ko lang, nanunood si Etok Loco. Kapag shooter yun. Okay. Tsaka si, isang Bisaya pa nanonood, si Jack Hakutin. Marlo Hakutin nanonood din ngayon. Marjack. Uy, nakasama ko yan. Nakasama ko yan si Marlo. Idol ko rin yan. Sila, si Woodrow Balani. Yan, silang dalawa, nakasama ko yan. So, isa pang hinahanap ko yun, si Woodrow Balani. Hindi ko makontakt eh. Pero hopefully, maimbita rin natin yan. Let's move to the next photo, Carly, please. Yeah, so your PABL career went on, no? Eventually you transferred, pumunta ka sa Magnolia, and then you know, napag-usapan na natin 'to nung isang araw, Coach Egay. Grabe rin yung success mo sa team na ito. Star-studded din kahit paano, alos ng PBA lahat 'yan. And napakaraming championship nang nakuha mo rito. Oh, grabe. Grabe talaga 'to. Kasi ito wala na si Jerry nito, ha. Wala na si Jerry Cordinera eh. Wala. Yung team na ito, no, kahit nung nandito sila Nelson, pero actually yung unang nakasama ko diyan is sila Dong Polistico, si Jerry Cordinera, si Nelson, si Dicky, si lahat naman ng mga yan na mga bigs. Tapos star-studded talaga itong team na ito. Nakasama pa na naglalaro pa si Elmer Reyes. Si June Reyes. Yun yung point guard namin nung unang pasok ko diyan, si Dindo at saka si June Reyes. So ganun kalakas yung team na yan. Tapos nung umalis si June, si Gonzales, si Jerry, tapos si Mark Talio naglaro rin yan. Talio, yes, si June. So sa lineup ng Magnolia at that time, malakas naman yung kalaban namin. Di naman natin masasabi katulad nila Alvin sa RFM, sila Ato or sa Santa Lucia. Malakas din yung lineup pero iba yung grupo na yan. Kasi seven championships yan eh. Seven straight parang champion. Apat yung Santa Lucia na bridesmaid. Palaging Santa Lucia yung kapahit namin ng championship. Right. Tapos, dalawa lang hindi nag-PBA dito. Sa photo nito, dalawa lang hindi nakapag-PBA. Si Jerry Gonzales, tsaka si Jong Wichico, no? Although, naging legend naman. Naglaro siya as amateur. Amateur guest lang kasi. Di ba yung naglaro si Jong? Pero never siya naging PBA player talaga. And then si Jerry Gonzales. But the rest made it to the PBA. Payat na payat yung katabi ni Dindo, no? Yung number 9. Payat. Si Bong Alba? Oo, di ba? Parang ang nipis ni Bong Alba rin siya. Di ba ngayon? Ngayon, kita mo. Hanggang ngayon, ang laki-laki pa rin. Si Bong Alba, nung panahon na yan, parang lumilipad naman. Parang nagpapapicture sa ring yan eh. Totoo. Lakas tumalo ni Bong yan eh. Tapos yung katabi mo, shooter din. Numero 8, shooter din yan. Bogs Mejos yan, si Bogs. Yes, sir. Kaya nga tinatawag na Bogs eh. Kasi shooter eh. Bogs Mejos. Frontline, lakas oh. Lakas to frontline, lakas to guardia, okay ka sa wings. Villanil, oh. Yung 18, si Larry Villanil yan. Si Heto Navarro. Babilonia. Babilonia, Si Guido. Ang lakas. Yung mga tisoy, talaga. Yung tatlong tisoy magkakatabi, no? Si yeah. Dicky, Joey, and Jong. Mga tisoy. Sino yung number 6? Romy Lopez. Romy. Oo. Shooter din. Paring Romy. Romy Lopez, San Miguel yan. Yes. Ang lakas. Ang lakas. Those were the days. Pero ang hindi ko lang maintindihan, wala na si Jerry Cordinera dito. Wala si Jerry. Ano year ba ito? Anong year baka absent. Pwede, 14 players ang nandiyan, Coach. So, 15 ang lineup. Si Jerry. Si Jerry ang
si Jerry lang ang wala. Baka national team duty siya, kaya wala siya dyan. Oo, at saka isipin mo ha, ang pumasok na ano dito, isa pa, is si Limpot, si Jun Limpot. Oh, later, yeah, yeah. Later on pumasok. Oo, later, oo, oh, naabutan ko pa rin yung si Jun Limpot. Ah. Kaya nga, tuloy-tuloy nga yung champion eh. Grabe nga yung Magnolia, eventually, naging magka-teammate si Limpot at si Dennis Espino, di ba? Yes, oo. Oh. Magnolia. Sabi diba, ni... Sabi ni Rod ano, Yabes, 1988 photo ito. So, nasa PBA na si Jerry nun. Jericho Dinera, 88. Ah, okay. O yun, PBA na pala siya. Ah, kaya na siya pala. Oo, kaya pala wala si Jerry. Isipin pero wala, star padded talaga. Parang ano, all-star team yung Magnolia na. Wala tayong magagawa dyan. Malakas talaga yan. Medyo malakas nga, medyo. Sabi. Grabe yung and every time na the champion kayo, coach, anong may incentives din yan? Siyempre, mas lalo na ngayon, di ba? Dahil PABL level na yan eh. Bawal, hindi naman siguro bawal sasabihin, no? Pero naka-3 months kami niyan. Every time, 3 months yan. Every time nagcha-champion kami, 3 months yan ang bigay ng Magnolia sa amin. Bonus. Hindi kasama yung upper game, ha? Automatic parang, yan. Parang ganun din ang nasabi ni Mon Fernandez nung nag-guest siya sa amin. San Miguel din naman kasi. San Miguel, nung nag-grand slam sila nung 89. Diba? Diba-tiba raw sila sa bonuses. May pinag-usapan tayo kanina. Nanonood pala siya ngayon. Si Alan Kaidik is watching. Right now. Idol ko yan. Idol ko yan, coach. Idol. Idol lang marami yan, coach. Lahat naman, okay. Lahat naman yata tayo at one point in our lives. Gusto natin gayahin. Kaso kaliwete, mahirap eh. Pag hindi ka kaliwete, so, kanan na lang. Diba? Nakasal. I think we have another photo for this. Sige, coach. Go ahead. Ano yung coach? Well, yung idol ko na yan, kahit magkalaban kami, ano, magaling talaga. Pagkasama kami, magaling talaga. Medyo magaling agree, talaga agree. Yan. Agree. Coach, hanggang ngayon nga, gumagawa pa rin ng mga records sa tres. Oo nga eh. Nakita ko yung laro nila. Ayan, no? Ayan na. Humirit na. Oh, yeah. Hello everyone. Hello coach. Always thank you for always watching. Thank you. Ay, idol. One more photo, no, Carly. Next photo tayo. Let's look. Sige, coach. Tuloy mo lang yung kwento mo. Ay, sa RFM. Oh, this is later RFM on. RFM Swift. Oo, sa RFM Swift yan. Alam mo, natalo kami niyan eh. Natalo kami ng championship sa Pure Foods. Right. Oo, first. Natalo kami. Pero at least first time na nag-second kami sa RFM. So, RFM Sweep. Tell us about that, coach. Kasi you were playing in the PABL, very successful naman dyan. And then in 1990, you decided sasama ka sa PBA draft, di ba? Nagpa-draft ka noong 1990. Thinking behind that? Why did you decide na it's time to have myself drafted? Well, before kasi niyan, nakasama namin nakasama ko si Coach Sheng doon sa Japan na laro. International game yun. Nagpunta kami ng Japan. Tapos, nakita ko medyo, binigyan niya ako ng kumpiyansa eh. Kaya, nung pag-uwi namin, nagpunta ko, after nang nag-champion kami sa Magnolia, umuwi ako ng Cebu. Naglaro muna ako ng Ligang Cebu. Then, naisipan ko na panahon na siguro para magpa-draft. Kaya hindi naman ako, wala naman akong iniisip na ma-draft. Hindi ko nga iniisip na makapaglaro eh. Pero sinubukan ko na rin dahil sa tingin ko panahon na talaga. Then, yun, all of a sudden, kinuha ko ni Coach Sheng sa RFM. Binigyan ng chance. So, yun. Tuwang natutuwa ako. Yeah, you were drafted. Yeah. Oh, sige, go, Sid. Dere, bago ka na nag-PBA 1990, were you ever invited ba to play for the national team? Or try out man lang for the national pool? Palagi yun, Sid. Nandiyan naman si Coach Julie pa. Kaya lang, ang ano kasi, yung mentality kasi, no, yun nga yung hindi ba, ano, hindi tama sa mga players. Kaya binago ko nga eh. Kasi, noong si Coach Jolie pa ang nag humahawak sa national team, na-invite naman kami.
And mostly, ang alam naman namin kasi is may grupo rin si Coach Joe. So, ganun yung nangyayari. Hindi kami nakapunta at saka sabay doon sa practice ng practice namin sa Santa Lucia at saka si Magnolia. Parang nangyayari ng ganun. Isang beses lang talaga nakapaglaro ako sa national team was on Pistasukan kay Coach Milencio. Sa Pistasukan doon sa Singapore. Yan, nakalaro ako sa kanya na sa Philippine teams. Yun lang yung isa na ano. Pero hindi na ako nag-try out noon. Pero after pinalitan si Coach Johnny Derek Pumarin, 88-89 si Manong Derek, di ba? So parang nag-overhaul din siya nung national team noon eh, no? Kasi umangat na sa PBA yung karamihan na players ni Coach Joe. Ayun, nag-try out ka rin ba noon? Wala rin, Sed. Kasi wala. Alam mo na, ang nangyari na naman noon, wala ako sa Magnolia noon. Pumunta ako ng Santa Lucia. Because at that time, kasi, si Francis Rodriguez ang humawak ng Santa Lucia. Tapos utang na loob ko sa kanya na siya yung coach ko sa collegiate, naglumipat ako dahil nakiusap siya eh. Yun din yung nag-champion kami ng Santa Lucia sa PBL. Yun yung first ng champion ng Santa Lucia. Kaya kami nila Marlo Aquino with Eugene Kilban, Dennis Pino. So yun yung unang champion ng Santa Lucia din sa PBL. So hindi para sa akin eh. Hindi para sa akin talaga. Lumipat rin ako noon. Which yung is timing, alam, no? Yung timing ko. Hindi ko na lang sasabihin kung galit ba sa akin si Coach Derek, pero sigurado naman ako na kasi nag-promise naman sila na siyempre galing kayo sa champion tapos wala kang kontrata, di ba? Siyempre, ganun. Kasi nung nangyari, di ba, after sa stint nung nag-coach si Derek sa Presto, sabi ko kay Coach, may babakante pa ba dyan? Gusto ko maglaro ng Presto, gusto ko magbalik laro sa'yo. Then sinabi niya, so Coach, pasensya na talaga, nakapirma si yung dating player sa Crispa, si Carpio, si Joy. Nahuli ka tuloy. So yun yung Presto mga nangyayari. Pepsi? Presto o Pepsi? I don't think that Presto si... Pepsi. So yun yung mga nangyayari. Hindi nagkakatugma. Right. Well, eventually nga, nag-PBA ka, nagpa-draft ka. Pero you did get to play for the team. Pop Cola drafted you 18th overall, third round. Hindi ka naka-sign that year, Coach. So what did you do? Nakapirma ako nakalaro ako nung first. Tapos, okay. Pinalaro ako nila sa PBL. Yes, okay. Kay Melencio. Okay. Pinapirma nila ako, nakalaro ako agad eh. Nakalaro ako ganyan. Pero hindi masyado akong ginagamit eh. Kaya nag-elect yata sila Boss Elmer or sila Coach Yeng na naglaro ako ng naglaro pa ako ng RFM eh. Mm-hmm. RFM tawag dito, RFM na PBL. Mm-hmm. That was with Melencio na, Melencio. Right. Pero finally, in 1991, parang inangat ka na nga doon sa diet sa RC, di ba? Regular lineup ka na noong 1991 sa PBA. Yes. Tapos... Diba? Yun nga yung photo na pinakita natin, no? Carly, can we put up the photo again? Kasi we're there already sa diet sa RC. Yan. Diet sa RC. People say kasi naglaro si Coach sa Swift. Hindi. Diet sa RC, yung pangalan ng team. The diet sa RC... No. Sizzlers, yan, Sizzlers. No, ganito kasi yun. Oh. Yung tao na naglalaro ako, apat na palit yung, yung pangalan. Team Swift ng pangalan. Ang first na nilalaruan ko is RFM, Swift. Swift yun. Okay. Tapos, Sarsi. Tapos, Mighty Meaty. Tapos, Swift, Mighty Meaty. Balik, balik na naman doon sa Swift. Yun yung apat na season na nagpalit kami ng pangalan. Dahil Sarsi, Swift, Mighty Meaty,
at saka yung balik na naman ulit sa Swift. So, ganun yan. Kaya ang iniisip ninyo na hindi ako nakapaglaro agad ng RFM. Kasi nung nandoon ako sa RFM, nakapaglaro ako, sa kanila ako binaba. Yun yung nangyari. Okay, clear. Pero ito yung nag-second place kayo, no? Behind yes, Pure Foods. Pure Foods. All Filipino ba ito? All Filipino, no? Yes, all Filipino. Yun yung first all Filipino ng Pure Foods. Yeah. Diba? They finally won it. Tama. Tama. Number 1-1 pa ito eh. Anong number ka dito? 7? Number 7 ka ba, coach? 7. Bakit ka 7? Jaworski ba yan? Anong... Hindi. Kasi si Terry, 17 eh. Okay. Hindi mo naman pwedeng palitan si Terry. Sa Danya yan eh. Ito yata nga, speaking of ano, no, Terry, well, sumalangit. Ito yung kinakwento ni Coaching na inaresto siya during the finals eh. Diba? Yes, totoo yan. yung coach niyang Mercedes-Benz na nabangga. Kasi nabangga, tapos nalaman daw, Carnap daw, nabili ni Terry Carnap. Kaya hinuli siya. Before going to the game, ha? Oo nga. nagreklamo nga kami niyan kasi nagalit din kami na, ano, kasi kailangan namin si Terry eh. Kasi, isipin mo naman bakit noong nabangga siya, doon na sana kinuha yung Mercedes niya na Carnap. Parang ganun. Ganun na issue ba? Oh. Eh, bakit papunta niya ang BGF sa kapay? Pero sabi ni Coach, eh, napaganda raw laro niya noon eh, nung may nakaabang na pulis sa kanya. Yung recollection ni Coach Ying eh. Oo nga, pero... Nanonood pala siya. Nanonood si Larry Villanil. Ay, yun. Kasama ko yan. Sir Larry, kailan ka mag-guest sa amin? Please, ha? It's your turn to come on the show. Ano yung kwento mo, coach? Alam mo, kwento natin. Kuntuhan naman natin si Larry. Ito kasi si Larry. Kasama ko yan sa University of Bohol. Kasama ko yan sa University of Bohol. Tapos nakasama ko rin sa Magnolia. So, mahaba rin yung pagsama namin yan. Kasama ko pa yan sa selection ng palarong pambansa doon sa Region 7. Okay. So, palarong, kaya kami nakuha sa ibang mga school. Kasama ko yan sa palarong pambansa. Another palarong pambansa alumnus na guest sa atin. Ang dami na, no? Grabe. Halos lahat niya. Iba-ibang sports pa yan, hindi lang basketball. Ang championship namin sa palarong pambansa, NCR. Alam mo kung sino ang mga players na nakalaban ko? Si Adonis Chiera at si Elmer Reyes. Okay. Yun yung mga player ng NCR na yun. Diba kasi talaga parang ang liit ng mundo ng basketball eh, diba? Oo nga. Kayo related. Kasama rin kayo later on, no, sa PBA. Grabe nga eh. Ito mga puro mga alumni nga ng AEOB yung mga binabanggit natin. In this photo, ang daming nag-guest na rito sa show. Sani Cabato, Al Solis, Villamin, diba? Si Coach Yeng. Joey Loizaga, nasa team na yan, diba? Coach Yeng. Si Bernie Fabioso, naging teammate mo dito, diba? Yes. Yung idol mo, nagsama kayo dito. Oo, last year niya. Yun nga eh, doon nga ako tuwang-tuwa rin sa career ko, no, sa journey ko. Dahil pati si Jho, nung hindi pa tumigil si coach, na nakalaban ko rin siya doon sa Naga, Hinebra siya. So, tuwang-tuwa na rin ako dahil, siyempre, sino ba namang hindi mag-idol kay Jho, diba? Nakalaban ko. Si Simon, nakalaban ko. Yun yung mga idol ko dati. ARP team sila. Bogs Adornado, Atoy ko. Si Atoy ko, hindi na. Saka si Bogs. Pero sila, ano, yun yung mga sikat nung panahon. Johnny Revilla, mga panahon. Tapos, naabutan ko si Mon. Natatawang ako kay Mon dahil yan yung... Yan siya yung player na nag-sample sa akin na, hey, welcome to the PBA. Itatanong pa lang. Sige. Anong nangyari? Hey, ganito kasi yan, di ba? Kalaban namin San Miguel, yun lang yung pinaka magandang laro ko yata sa PBA. Umabot ako ng 22 points.
Eh, siyempre, pag rookie ka tapos gumagawa ka, na binanakan ako ni Coach Mon, ni Mon Fernandez, pa, tinamaan talaga ako sa dibdib. Para kung na ano eh, nawala sa laro ko eh. Tapos nung isipin mo, nung gumanti naman ako, gusto kong gumanti, eh nakita pala niya, inumilag lang, di natumba ako. Sinabi mo naman sa akin, welcome to the PBA, bata. Ah, gumanon talaga. Oo, welcome to the PBA, bata. Yun, alam nyo ba, alam mo, maniwala kaysa hindi, no? Yung brother-in-law ko na Danny Alfafara, kasama ni Mon Fernandez sa team ng San Carlos. Okay. Ang first sapatos ko na Adidas is coming from Mon Fernandez. Isipin mo, 14 yung paano na, sinuot ko pa. Tawa nga, oo, kasi binigyan yung kapatid ko, anong brother-in-law ko ng sapatos ni Mon. Tapos nung hindi naman kasi sa kanya, binigyan niya sa akin. Eh, Mon Fernandez eh. Sinubukan ko talagang maglaro, even if 14 yung size ni Mon. Binigay ng brother-in-law ko na kasama niya sa San Carlos at saka sa San Miguel. Nagkasama pa rin sila dahil naglaro rin yung brother-in-law ko sa Manila eh. Kay Coach Ning Ramos, kung natandaan ninyo. Yes, yes. So memorable talaga yan si Coach Mon eh. Si Mon Fernandez sa akin eh. Dahil yung unang sapatos niya na naglalaro ako, nahirap dahil hindi ako hindi ako makatakbo sa probinsya sa kanya eh. Tawang, laki. Laki ng klase talaga. Nice. So, yun yung nangyayari kay Coach Mon. Ganun na ako kay Mon Fernandez. Yung banat niya coach sa dibdib mo, Siko ba? Siko kasi screen eh. Parang mag-i-screen ka sa kanya tapos binanatan ka diretso takbo. Ang sakit. Ang sakit talaga. Pero nung nakatalikod siya uli na papuntal na sana ako para gumanti man lang o bumangga lang diretso sa kanya, umilag, natumba pa ako. Sa laban namin. Double ano ka pa? Double whammy ka pa? Nabigyan ka na, natumba ka pa. Nice. Pero itong team na to, malakas itong team na to actually. Pero yun nga, Pure Foods kasi was really scheduled to win an all-Filipino kaya natalo kayo. Pero happy naman kayo. Tontawa naman kayo second place. Oo, tingnan mo naman si Boss Elmer, nakasmile talaga. Pero palagi naman talaga nakasmile yan si Boss. Yun ano eh. I think this is the last photo natin ano ng first half natin sa time capsule, no? Yeah. So we just want to take time to remind everyone that we are part of the Globally Ballin Network, and the World Cup, FIBA World Cup is coming very very soon. So pinapaalala namin sa lahat na pwede kayong bumili ng ticket. World Cup alert ito, no? Buy your FIBA Basketball World Cup 2023 tickets now at smtickets.com for Moldova Arena and ticketnet.com/ph. For Philippine Arena on opening day and at Coliseum, of course, witness two world-class basketball games for as low as 999 pesos. You may also buy your tickets at philippines-ticketing.worldcup.basketball. Hashtag FIBAWC, hashtag win for all. So buy your tickets now para sa FIBA World Cup. Ayan, no? Yung nasa screen natin. For as low as 999, okay? Then what's next on our slides? Babalik na ba tayo? O yun, watch and listen to us on Spotify. Ha? Sa Spotify, itong AEOB, please give us some love. Send us a rating. 5-star rating lang po para sa amin. Ha? And then become our monthly sponsor if you want. Monthly supporter for $4.99, 250 pesos on Spotify. And you will be recognized on our future episodes and we will love you forever if you do that. Thank you for the stars, Mr. Bola Bola. Thank you for that for sending. Please continue sending us stars during our show. Like and follow Globally Ballin Southeast Asia for all the tidbits of the shows on the Globally Ballin Network. And so we re-enter the time capsule, and we remind everyone it's brought to us by Fitbit. Helps everyone in the world get healthier, from counting your steps to giving personalized insights on your heart rate and sleep patterns. Log your exercise and access great tools and content on the Fitbit Premium, all on the Fitbit platform. Check out all their products on fitbit.com. Feel the power. Let's go right back into the time capsule with the photo. Ito na, in action, Egay Macaraya. Sabi nung isang commenter kanina, gunslinger. Yan yung mga ganyang klaseng tira.
ang binabanata ni Coach Egay. Diba? Na kahit nandiyan si Ato Agustin. Ito yata yung game na kinakwento mo, Coach, oh, kasi against San Miguel Beer, 20 points. Yes, oh, yun na nga. Yes, yan. Yan. Diba? Memorable Mon Fernandez din. Ito yung first na ano, dito yung magandang laro na sinabi ko. Kumusta yung audio ko? Okay naman, Coach. Okay pa. Okay. So, yun yung game na yan, 20 points. Alam mo kung ngayon nangyari to, baka natawagan ng landing spot foul si Coach Ato, ah. Bakit nga, no? Pwedeng ano, eh, illegal yan, di ba? Di ba? Nakaano yung paa niya, eh. Oo nga. Talaga. Pero landing spot na yan ngayon. Technical yan. Oo. I-review yan. Ultra pa to, no? Hindi Coneta, yes. To. This is ultra, di ba? Yeah. 91 yan, eh. Ultra nga. Naka-pro model si Coach. Lahat naman yan, eh. Lahat. Yan yung panahon din na masyadong malakas yung Adidas sa PBA. Eh. Maraming sponsors. Ang endorsers nila noon, si Alan Soka, si Samboy. Natatandaan ko. Yes. And then, Converse pala sila. Sila ano pala, Adidas. Sina Jerry, Elmer Cabahog, and Benji. Mm. Yung height ng ano yun, eh. Height ng sneaker wars yun. Converse pala yung dalawa sinabi ko. Yung panahon na yan, pati yung apparel namin, eh. Mga apparel, sapatos, lahat naman Adidas, binibigyan kami, pinapapunta lang kami doon sa ano. Nakalimutan ko yung pangalan ng agent na sikat masyado dyan sa Adidas. Yun yung palaging lahat ng gamit namin Adidas, eh. Parang Nike na yan ngayon, eh. Yeah. Yun yung memorable game. Oh, ganda ng shooting. Ramdam mo pa rin, ha? Ramdam mo pa rin yung Don Ramon. Diba? May shooting form mo, Coach, talagang very ano. Ganda. I'd like to see the box score nga rito, eh. Ilang kaya tres mo rito, Coach? Hindi ko alam, hindi ko na matatandaan. Basta alam ko 20 games and naging memorable yung game na yan dahil kay Mon. So, yun yung natandaan ko, eh. Medyo maganda nga yung game, maganda yung laro. Tapos biglang nag-isip ka ng pangit, eh, dahil doon sa pag-distract niya sa'yo, eh. Veteran's move nga. Veteranong move. Ay, ganun talaga. One of the best naman yan. Oo, natatawa ka, eh. Nakita ko si Coach Ato Agustin na kagabi, no? Sa PBA, kasi assistant coach siya ng San Miguel. So, that, yung nakabantay sa'yo dyan, eh. Andun din kagabi. Aside from your mga kaibigan mo nga, nabanggit ko sa iyo kanina si Boise, si Coach B-Boy. Si Coach Ato rin, di ba? Kalaban, si Coach Ato naman. Si Ato naman, di ba? Kalaban ko rin yan sa Army doon sa PBL, eh. Palagi rin kaming nagkakalaban yan. Naging Hope pa yan, at saka ano, naging Hope at saka RFM. Right. So, matagal rin yung pinagsamahan namin yan, eh. Dahil parehas kami ng manager niya ni Danny Espiritu. Eh. Ayan, si Boss Danny, nandun din kagabi. Sa game, as usual. Hindi naman nawawala. Kasama ka rin pala doon. Kasi siya yung guest din namin, mga yun, 3 weeks ago yata. Nakwento ka nga lahat ng mga pinagagawa niya. Actually nga, nakita, di ba, binigay mo kayong link sa akin na ano, pinapanood ko. Yung nakita ko yung kay Boss Danny, binuksan ko. Sa totoo niyan, eh, hindi niya binanggit kasi. Yung apat na players na pumunta doon, kami yun. Oh, kasama ka. Kasama ka pala. Okay. Kasama ko. Yung apat na player na hindi niya binanggit niya doon. Magnolia yun. Champion kami noon galing. Eh, kami ni Jerry. Walang, ano, wala nang ibang napupuntahan na, ano, na lugar. Eh. Naisipan namin pumunta doon. Akala namin pwedeng pumasok na naka-short. Hindi pala pwede. Pinayagan naman kayo eventually. Ah, pinayagan naman niya kami. Tapos doon na nag-start yung relationship, ha? Hindi na nawala, eh, di ba? Ang ano lang doon, di ba? Yung nung naglaro ako sa Magnolia kasi, naging coach rin ako ng baste. Kasi ang nangyari, di ba, nung nag-champion kami, tapos si
yung isa sa mga vicar president na, na naging ano doon si Father Ludes, nagkaroon sila ng ano, nagkaroon sila ng ano, misunderstanding ni Coach Francis, kasi si Coach Francis parang nagpunta ng RP team na iwan yung baste. Eh ako yung kinuha na coach ng San Sebastian College. So ang coach ko sa Magnolia is si Coach Derek. Pero pag naglalaro kami Lasal at saka San Sebastian, kalaban kami dalawa. Kaya ibang klase nga, ibang klase talaga. Ayan. Yung mga ano, yung panahon ng basketball, hindi mo talaga alam. Sipin mo, naging coach ko sa Magnolia, tapos kalaban ko sa Lasal at saka ano, Lasal at saka Baste na games. What's the next? Let's check the next photo. Ha? Ganda ng mga ganyang kwento, yung mga intertwining ng mga tao. Coach, there's a question, no? So you played 1991, regular lineup ka ng Diet SRC, etc., yung mga ibang names. Then in 1992, hindi ka na lineup. Tama ba? Naglaro ako ng ano? Naglaro ako ng RFM na amateur. Balik PABL. Balik PABL ka muna. Pero ito maganda kasi bumalik ka nung 1993, kasama mo na itong mga to. Bagong team sa PBA, Santa Lucia Realtors, bagong pasok yan. Eh, kilala mo naman yung Santa Lucia, dyan si Boss Buddy, di ba? Si Jerry Esplana, mga puro kaibigan mo yan, di ba? Toying Tevez. Not Canson, Coach. Not Canson. Also, all these guys, halos parang reunion ninyo. Nani Demihilio, nandiyan din, di ba? Kayo-kayo yan. Pero yung mas magandang picture, hindi yung naka-uniforme sa kaliwa. Yung nasa kanan na mas magandang picture talaga. No. Sinong i-assault nyo rito, Coach? Para lost ko man to. Di alam mo, di ba nagpunta kami ng Rojas niyan eh. Di ba? PBA yung tour. Tapos, ano yan, ano palang, ano, nag-aasawa nga si Bong Alba at si Vivian Velez. Okay. Kasama namin si Vivian sa tour. Oh, wow. Okay. Nagpunta kami ng Rojas. Ito, nagpunta kami sa dagat. Tapos, merong mga nagbabantay sa amin ng mga military. Eh, habang nagbabantay sila, nakikita namin yung mga baril, hiniram namin. Nagbabicture kami lahat. Ay, picture tayo. Buti walang ano, walang bumutok bigla, no? Hindi pala naka-safety. Naka-safety lahat yata siguro. Ang matindi, pinahiram pa nila. Diba? Oo, pinahiram sila. At sila talaga nagbabantay sa amin yan eh. Dahil medyo remote yung lugar na pinuntahan namin eh. Pero yun na, tuwang-tuwa na kami. Meron kami mga baril lahat yan eh. Sino itong nasa harapan? Yung nakaluhod? Yan. Sino nakaluhod sa harapan? Yung water boy namin, utility boy. Eh siya, nakatutok yung baril niya eh. Nakatutok talaga eh. Oh. Ayun, nasa ganun pataas eh. Siya, nakatutok talaga eh. Oo nga. Talaga. Grabe yung memory niyan. Pero alam mo, dalawa na yung player na nawala niyan. No, si Rick at si Edgar Tanawan. Oh, yun si Jack, di ba? Wala. Oh, si Jack. Correct. Yes. Sino yung ano, number 21 na short sa kanan? 21. Saan mo sinasabi mong ano? Ah, yung si Ricky Kuy. Oh, that's Ricky Kuy. Okay. Oh, the rest kilala ko naman. Si Wilmer Bañares, si Andy De Guzman, payat-payat. Di ba? Toying, tapos si Limpot. Pero yung sa kayo sa kaliwa nga. Tapos yung import nito si Shell, 'di ba? That's Shell. Lambert Shell. Si Lambert. Lambert Shell. Shell Lambert, yeah. Ano 'yan eh? Pinsan ni ano 'yan eh, Bobby Parks. Ah, ganun ba? Tapos naglaro sa Shell si Bobby Parks. Okay. Yes. Diba? Maganda sana kung nag-Shell si Lambert Shell, ano? Oo. Nagkasama ko kasi yan before. Coach Adonis, kasama mo rin diyan, no? Diba sabi mo, kasama kayo ever since. Ayan, si Adonis. Jho Villapando. Yes, yes. Si Jho, and then din. Daming alumnus na rin. Mga alumni natin din, nandiyan sa picture na yan. Ito kasi si Shea Lambert, kaya kilalang-kilala ko pa. Before kasi, di ba, before ako nag-Santa Lucia, nagkasama na kami niyan, kami ni Bobby Park, doon sa Hong Kong. Hong Kong kay Goyo Cup. Nandaan ninyo si Boss Goyo, si Gotenkok. Si ano? Gotenkok, yes.
last year. So, cutting book. Yun. Nakasama ko yan. Kasama kami nila Coach Boise. Mm-hmm. By ano, si ang coach namin, si ano, si yung sa Litran na maliit, magaling din. Ah, kalimutan ko. Ah, yun, kasama namin sila Boise, sila Jerry Gonzalez. Mm-hmm. Yun, import namin silang dalawa, si Bobby Parks at saka si Shell Lambert. Kaya nalaman ko na pinsan pala yan ni Bobby Parks. Okay, nice, nice. Well, na simple lang maglaro yan eh. Simple lang maglaro yan eh. Simple, simple. Walang flash. Walang flash. Monet pala, Monet Pineda. Monet Pineda. Si Monet, oh, Coach Monet. Okay, okay. Si Monet, Coach Monet. Okay, okay. Ang galing, galing ng photo. Yung nakita na nga namin tong photo sa kanan. Sabi ko, kailangan isama natin sa slides natin. Dahil, di ba, hindi pwede palampasin yung ganyang klaseng photograph, di ba? Hindi ba, hindi ba bawal to? Dapat nahuhulihin tong mga tao na ito. Hindi, dapat dapat ba yung masisante yung mga nagpahiram sa inyo nung mga armas nila, di ba? Correct. yung lugar kasi na yan, kailangan talaga may dala ka eh. So, yan yung uso pa eh. So, yun yung ano eh. Kaya, protektado talaga. Pinoprotektahan nila. Pero, ganda naman. Ganda tingnan talaga. Yung nag-sign ka dito sa Santa Lucia, Coach, one-year contract lang talaga yun? Yes. Wala namang problema doon sa Santa Lucia, no? Hindi naman naging problema yung tungkol diyan sa mga contract dahil alam naman natin, kilala ko si Boss Buddy, matagal kong kasama yan, boss ko pa rin yan hanggang ngayon. Tapos, ang problema lang talaga is yung, na, yung chance na pumuntang States. Kaya, okay. Oo, nakiusap ako kay Boss na, Boss, baka pwedeng alis muna ako kung sakasakali mga ano, opportunity. Yeah. Kaya, yun, pumayag naman siya. Sige, sige. Nasa sayo na yun. Nagpunta akong States. Mm-hmm. Ano, Coach? May employment opportunity ka doon? Misis ko. Yung first wife ko, kasi namatay na yung first wife ko. Eh, sa, yung ano kasi rin dito, di ba? Ito yung panahon na nagre-reklamo yung ng yung mga second stringer to third stringer doon sa loop, yung gap ng salary cap. Okay. Yun yung panahon na yan eh. Yung ibig kong sabihin na masyadong malaki yung million-million. Si John Limput nito, ilang million ba itong tinanggap ni John Limput? Tapos yung right. Ano, yung mga, hindi naman sa sinisisi ko si John, kaibigan ko yan, best friend ko yan eh. Pero ang ibig kong sabihin, yun yung panahon na yun, kaya medyo I was thinking na mas yung opportunity na pupuntang States, medyo nagustuhan ko. So, at that time, medyo masyado nang malaki yung agwat ng mga second stringer to third stringer sa first stringer. So, at least na naayos naman. So, that's good. Pero so, you ended your basketball career. Conflicted ka ba noon? Parang gusto mo pa sana maglaro? Or parang okay ka na sige na, it's time to move on, time to move to the States na? Akala ko talaga, ganun talaga mangyayari, Charles eh. Akala ko ganun eh. Eh nung dumating naman ako doon, naglalaro rin ako eh. Nag-coach rin ako eh. Right. Nga eh, yun yung hindi ko na ano eh. Kasi pagdating mo doon, PBA player ka eh. Kailangan mo pa rin. Marami kasing Filipino community doon na natutuwa, nakasama ka. Kasama ka at saka ano, eh, alam ninyo yung minsan kasi yung puso mo na maging coach na. So, syempre, magtuturo ka pa sa kanila, maglalaro ka pa ng basketball. Magali, nakalaban ko nga doon si ano eh, si Velasco at saka si yung isang, ano, si Alipik, nakalaban ko. Ang mga kalaban ko doon si sila, ano, yung mga kasama ko, kalaban ko rin dito sa PBA, si Pongki Alolor. Oh, si Pongki. Hanggang ngayon, naglalaro pa rin yun. Oo, nakalaban ko pa sila yung ano noon, yung mga dati mga player, Danny Florencio, nakalaban ko pa rin yun. Naglalaro pa rin sila. So, puro pa rin basketball kami doon. Ito si Idol. Yan, si Idol, binabati ka na. Oh, hello, AEOB. Kamusta ka na ni Bernie Fabs? Ay, Idol. Idol, ibang klase. Ito yung talagang influencer ng Bohol. Yan yung influencer talaga. Eh lahat ng basketball sa Bohol galing yan kay Bernard Fabiosa kasi
siya yung pinaka ano talaga pinaka-star ng ano kaya yeah, lahat na hinggan yung maglaro. Kumusta ka na Bernie? Always watching our shows. Thank you so much Mr. Fabiosa. The tough job. Thank you for watching our show. No, but during that time, coach, so you were in the States, kana, immersed ka pa rin in basketball, so kahit papaano, di mo mawala talaga. You mentioned you were coaching. When you were a player, naisip mo ba na magiging coach ka na hanggang ngayon, coach ka pa rin? Sa totoo lang, no, I think ito yung natandaan ko na sinasabi ni Father Lude sa akin. Nung naglalaro kasi daw ako sa Baste, palagi daw akong ano, kahit player ako, ako pa rin yung nakikipag-motivate doon sa mga kasama ko, nakikipag-usap, na kung anong gagawin. Tapos, ako yung naging middleman sa Bisaya at saka Tagalog. Para bang ako yung palaging nag-ano sa kanila, mawawala yung division ba. So, I think siguro, no, yun yung ano, kasi sila naman yung nag-open ng opportunity sa akin na mag-coach even if naglalaro pa ako ng basketball. So, nandito na talaga. Nung pumunta rin ako sa ibang bansa, ganun rin yung feelings ko eh. Kasi pagdating doon, siyempre yung mga kasama mo sa team, tinuturuan mo rin. Tapos, nag-ambition rin, nag-aaral naman ng coaching. So, lahat yun, parang meron na talagang ano eh, meron ng continuation or nagugustuhan ko na rin. Right. Pero yung competition naman, palagi naman yun eh. Gusto talaga natin yun eh. Saka gusto ko rin mananalo. Kahit nung player ako, gusto akong palaging manalo. Eh. Yeah. So, ganun rin yung coaching. So, yung intensity at saka yung determinasyon na manalo, nandoon na. So, I think, aligned talaga yung dalawa. Hindi kasi marami kaming naging guest na dati na former players katulad mo na they tried to coach pero after one conference one year ayaw nila, di ba? It's not for them kasi stressful, di ba? Ganun-ganun eh. Pero ikaw parang na ano ka talaga, nakagat ka talaga ng coaching bug eh. Talagang tuloy-tuloy ka na eh. hindi ka na tumigil, no, sa pagko-coach. 22 years straight. Siguro yung stress naman, talaga hindi talaga nawawala 'yun sa ano, no, sa pagko-coach. Nakikita naman natin lalo na yung gusto mo talagang manalo at saka passion na parang lahat naman is a challenge. Hindi naman siguro sinasabing ikaw magaling or ano kasi wala namang magagaling dito. Kailangan mo mag-improve every time, every game, every season. So pero yung new challenge na magtuturo ka ng mga players tapos yung satisfaction na makikita mo sa mga players na naging successful sa ginagawa mo basta kasi mahirap eh lalo na pag sinasabi mo Charles na yung mga team na hindi masyadong may budget. Mm-hmm. Di ba? Mahirap yung coaching eh. Ang hirap ng coaching kaya napaka-stress yung trabaho. Mas okay lang talaga na number one, para sa akin ha, number one, suportado ka ng pamilya mo. Kasi pag hindi ka suportado ng pamilya mo, ang hirap. Kasi pag natalo ka, pag umuwi ka, iba yung ano, basketball. Alam mo naman yan, ang hirap eh. So I think yun yung una. And then, yung suporta na ng team. Yung pagturo naman, nandoon na yan sa program eh. So madali na lang eh. Ang importante lang naman is maka-timing ka ng mga team na may suporta talaga. Okay? Yung ano, katulad ng ano, ito Baste, ito. Baste pag-usapan natin. Itong Baste naman, ano na ito eh, Baste na ito eh mula pa nung player ako eh. But nung pagpasok ko kasi diyan, 'di ba? Ang hirap eh dahil siyempre, magbabago ka ng bago ng team tapos hindi rin ano kailangan namin ng bagong sponsors, walang suporta na makalaban natin yung ibang mga team ba na hindi naman siguro lahat financial, no, pero kailangan talaga na may support dahil wala kaming pang-offer eh. Wala kaming pang-offer ng mga ace player. It's all about
kung sino lang yung darating eh. So, but still, laging Final Four pa rin kami without an import, without ano. So, the complete sponsor yung ganon. Iba kasi yung katulad ng Cafe France, katulad ng CEU, di ba? Yeah. Nung pumasok ako ng CEU, galing ako sa Baste, Cavite, di ba? Baste Cavite kasi medyo maganda yung takbo namin doon. Sponsors, andoon lahat yung mga ginagawa niya. Nandoon na yung mga ano. So, pala nag-champion kami sa NASCO, pero hindi naman yun ka-level ng mga NCAA o UAAP, di ba? Nung dumating ako dito sa CEU, yung CEU program with, thank you so much, Boss JJ, Boss Jepet, and the late, ano, yung kapatid ni Boss na si Nicole. Yeah, yun yung mga tao talaga na yung program continuous and until the final ba, na nag-champion talaga kami ng PBA D-League. Yun yung ano yung suporta ng CEU sa program at saka yung tuloy-tuloy na ano ng Cafe France. So ibang klase talaga yung journey. So naabot talaga namin yung championship. Nakuha talaga namin sa PBA D-League. Ang frustration ko kasi is itong San Sebastian kasi kulang lang talaga sa ano, kulang sa na nagkulang lang sa support. Papunta na sana doon eh. There was a time din na nag-third kami. Ang biggest factor is yung import ng San Beda eh. Kaya at saka import ng Lyceum. But the good thing about this team is kahit ganito lang ito, mga walk-in lang ito or mga ano na ito, nag-PBA talaga ito. Sipin mo, dandami PBA dito, JM Calma, yeah. Michael Kalisaan, Alin Bulanadi, RK, si Kapobres. Ang dami nilang naging PBA eh. So, yun na lang yung satisfaction ko na hey, at least sa grupo natin, maraming pumupunta sa PBA. Yung grupo ninyo. So, yun yung success. Pero the journey was very, very good also. Katulad din ng CEU, di ba? Sino ba nakakilala ng CEU? Pero ang dami rin napunta ng PBA. Correct. Yun yung papasalamat ko lang ba na at least yung goal at saka yung pagtulong ko sa mga players nandoon pa rin palagi. Right now, Coach, are you connected with any team as coach? Well, mayroong mga negotiation pero alam mo, careful na tayo eh dahil 61 na tayo, 61, 62. Hindi naman sa ano, if I handle a team, ayaw ko na medyo hirap tayo sa ano ba, hirap tayo sa kailangan talaga na naka-plaster na lahat or yung okay na para pagdating sa ano, championship na lang ang iisipin natin. Hindi yung pag-umawa ka ng team, mag-iisip ka pa doon sa budget and all those anong kailangan. Yun. So, yun lang yung ano pakiusap ko ngayon. Ito yung dalawang Spitfires ko. Tapos sasabihin nila, dito tayo kay Coach Egay kasi sandali lang, shooter ka na. No. These guys, hardworking talaga ito. Alam mo si Alin at saka si RK, gumagising ng 4 a.m. yan para mag-shooting lang. Si RK, na umuwi na yan lahat. Nandoon pa rin yan, nag-shooting. Because that was my experience na binibigay ko sa kanila, hindi talaga pwede yan eh. Right, so at least ngayon, they will know na tama yung sinasabi ni coach, tama yung ginagawa. Then I'm very proud of them. Paano nyo sila na-discover, Coach? Yung dalawang yan? Well, alam mo, katulad din ng ibang coaches eh, makikita mo naman talaga yung mga bata na scorer ka. Okay? Ito si RK nung dumating ako, nasa Team B ito. Si Allen, naka-line up. Pero
hindi pa siya masyadong ginagamit. Then when I see them, nung unang tryout pa lang, nakikita ko na yung potential nila as a scorer and shooter. So, yun. Kailangan lang naman yung program, pagpalakas ng katawan, lahat, gagawin. Then, mga coachable naman itong dalawa. So, walang rason na hindi sila maging PBA. Madali lang naman siguro, di ba? Alam naman ninyo, Sid, at saka Charles, kung paano yung, ano, wala namang miracle agad or yung papunta ng PBA. It's all about the journey, yung hard work mo, yung focus mo, yung direction mo. Right. So, itong mga bata na ito, this is a very good example. Mga hardworking ito. That is why when Coach Boise, nung kinuha nila si Alan sa San Miguel, sabi ko, if you will just give him a chance na makikita, nakikita nga ni Tab Baldwin yan eh. Kinuha nga yan sa Gilas eh. Imagine, kinuha sa Gilas yan, nakita yan dahil nakita nila kung gaano ka-scorer yung bata na yan at saka yung valuability niya sa team. Magaling rumibound, magaling magpasa, lahat. And especially RK, kasi si RK point guard eh. Mm-hmm. Si RK, papasukin mo yan at any time. Bibigyan ka talaga niyan. Walang kamukabayan. Agree. Siga maglaro. Galing, bubo ang loob. Pag kinakabahan yan, kinakatok ko yan eh. Hindi, you have to shoot. You have to score. That is your job. Huwag mo nang isipin kung magmintis ka. That's fine. It's only a ball game. Yeah. Doon na naman. Balik na naman tayo uli. But shoot the ball because that is your job. Ganda yung naman. He proves it. Yun naman talaga eh. Lahat ng mga experience mo as a coach and a player, may ibibigay mo doon sa mga natitrain mo na mga players. So, sigurado ka ba na if they just listen, if they just learn through experience, ha? Hindi yung sila-sila lang, based on experience, matututo talaga yung bata. And I've been proving that a lot kasi nung nasa Cavite ako, ano ba naman yung Cavite? Kami lang naman ang gumagawa noon, San Sebastian. But I have a star player like Marky. Imagine, Marky. Ano yun? Veteran ah. Si Marky, naglaro ng PBA, naglaro pa ng MPBL and all those. Isipin mo, yung bata na yan, kasama ko yan even on holidays kasi hindi na umuwi yan eh. He just want to go practice every day. Mm-hmm. So I think yung ano niya, yung na-achieve niya ngayon is super, talagang para sa kanya. It's all about hard work. Yeah, bilib ako dyan, Marky. Yeah. Bilib ako dyan. Imagine, ang tanda-tanda na niyan. Kinuha ko lang yan sa Davao, o sa Bacolod. So I think yun yung mga weakness na masasabi mo na it's basketball, it's all about hard work. So you focus on doing the right thing. Then sigurado akong makukuha natin yung goal ninyo at saka dream ninyo. Because I always talk to my players kasi what is your goal? What is your ano ba? Hindi maglalaro ka lang ba? Or you need some dreams na ma-fulfill mo eh. Then every guy, isipin mo JM Calma. Walk in yan eh. Mm-hmm. Hindi naman namin kinuha yan sa, wala naman kami pang offer yan eh. 6'5", pumunta lang yan sa Baste. Then, pupunta na sanang Australia yan. Kasi papunta yung pamilya niya. Pinakiusap ko doon sa pamilya. Na iwan mo na lang yan. Promise ko sa inyo, i-guide ko yung bata hanggang maging PBA. Ayan, nandiyan na rin. Nandiyan sa PBA. Yeah. Nung dumating si JM sa akin, batang-bata pa yan. Ganda ng laro nga niya last week. He had a good game last week, si JM. He's getting better. Ito yeah, naman. Ano to? Valencia Bukit. Ano to? D-League? D-League yata to eh. D-League yan, no? Oh, sa D-League. Sa D-League ito, wala kaming import. Yung team namin, pumasok kami sa Final Four. Pumasok kami sa Final Four. Natalo lang kami sa
sa Ateneo. Siyempre, malakas si Coach Tam at saka yung Ateneo. Pero, tuwang-tuwa na yung mga bata, oh. Yeah, nagwawala nga sila lahat. Si Coach, relax na relax lang, oh. Cool na cool lang si Coach dyan. Nagwawala lahat ng katabi niya, eh. Binisa lang. Parang strolling in the park ka lang dyan, eh. I think the journey kasi makikita nila yung paghihirap nila, ba? Diba? Yun yung satisfaction na sa coach, makikita mo sa mga bata na they're truly wanting it. And pag nananalo, sus, ang sarap pala ng buhay. Totoo pala yung sinasabi ni coach na pwedeng manalo. Kahit kung titingnan mo, puro ano yun eh. Puro mga tinatanggal na sa ibang team eh. Tapos nalalabas mo yung galing nila, coach, di ba? Pero may coach, may tanong ako. You mentioned na 20 plus years ka na nasa coaching. Marami nagko-comment na hirap i-coach dito mga bata ngayon kasi maarte, mahina mga loob, parang basta, you know, parang soft daw sila pag pinagalita mo, tatampo. Nakita mo yung change in 20 years? Is it true na medyo mas mahirap i-coach to mga bata ngayon? Well, ayaw kong ma-offend yung ibang mga coaches, no. Hindi naman ano eh, ha? Ang sa tingin ko is kung paano mo ipapaintindi. O ipapaano mo ma-mold sa isip nila kung gaano ka-important yung discipline, gaano ka-important yung goal natin na mag-champion. Sa tingin ko, sa side ko, dahil I'm palagi talaga yan na humahawak ako ng team na medyo mahina, na hindi talaga masyadong maganda yung suporta. But still, because of the bonding, because of the being honest all the time, no? Being honest, at saka, siyempre, number one talaga, pinapasok ko si Lord. To God be the glory. Pinapasok, hindi naman siguro masama eh. Para sa akin, ha? Hindi masama na eh, they will understand na ang lahat ng bagay na sa mundo. Hindi yun. Fair and just palagi si Papa God eh. Kaya pag nag-aayos tayo or we try our very best, tutulungan talaga niya tayo. I think that is the bottom line na maano. Kasi every time, meron na akong import dati eh. Diba? When you say import, galing yan sa Congo. So mostly they are Muslim, di ba? Or ano, eh, pagdating dito, naging Christian rin naman eh. When he became Christian, naging si Ibundo sa Cafe France ko. Mm-hmm. Naglaro pa sa Gilas. Right. I think that's the bottom line. To God be the glory. Pag napaintindi mo yung mga bata kung gaano ka-importante yung character, yung integrity. Ang hirap ng basketball ngayon, siyempre. Hirap talagang mag-ano, lalo na maraming pera na involved. So, kung ako, number one talaga is divine intervention. Divine intervention, then, kailangan maintindihan nila yung purpose nila at saka goal. Yung katabi ko nito, kilala nyo ba kung sino yan? Hindi, coach. Yung katabi ko? Hindi. Yan si Coach Jeff Cudera. Si Coach Jeff Cudera is isa sa mga assistant sa Golden State Warrior. Hanggang ngayon kasama ko pa rin yan. Hindi siya masyadong he handles my skills. So hindi siya masyadong makapag-focus or makapagpunta sa team dahil pumupunta yan palagi doon. May trabaho yan sa States eh. Eh, kasama yan siya sa Golden States na mga coaches na skills coach. Si Jeff, taga Cebu rin yan, Charles, at saka si... Ayos, ha? And hopefully, no? Hopefully, kung titingnan mo yung bata na yan, ang story niyan, ibang klase talaga. And ewan ko lang kung bakit parang nakita niya sa akin hanggang ngayon, wala naman ako doon ng bata na yan. Pero nandyan pa rin yan sa akin palagi. I think parang tatay na ako niyan eh. And he's very successful also. So kung ano, sana
makita rin siya, maano siya, no? Pero ibang klase yung bata na yan. Very successful yan. Isipin mo, Golden State's Warrior ka, isa sa mga skill coach. Yeah, yeah. Then I think, buti nakita ito. Sino? Nakita mo ito, Sid? Hindi ko alam. Maano ko rin si Coach. Ano, si Charlie naka-discover niya. Photo na yan. Yeah, yeah. Charlie. Nahanap ko, yes, napasa ko. Yeah, I was wondering ako sino yung kasama mo dyan. Galing, ha? Good. Yeah. Very, baka maging ano, baka sumikat na rin sa future. Yes. Alam mo ba kung sino mga tinitrain yan sa PBA? Ha? Sino ko? Tinitrain yan? Si ano, yung shooter, si ano, sa Rain or Shine. Si yung Gilas? Si ano ba? Yung nasa Hinebra na ngayon. O ngayon, nasa Northport na pala. Kaliwete, sa Gilas. Sino? Sorry, taga FEU. Na FEU? FEU? Si ano? Magaling sa Gilas natin, Kaliwete, dati, tapos Jeff Chan? Dati sa Rain or Shine. Jeff Chan? Dati sa Rain or Shine. Jeff Chan. Jeff Chan, yeah. Yan yung nag-train kay Jeff Chan. Na-pinpoint mo sila. Sorry, Jeff. Okay. Rain or Shine, Ginebra, Northport. Jeff, ang daming... Siya lang. Oo, oh, ang daming iniisip eh. So si Jeff, si ano yung dating nag-retire si sa na magaling yon sa kasama ni ano sa champion team sa Pure Foods na taga Davao, Bisaya, si silence na kasi yan eh kasi pag pumupo PJ, natandaan mo yung PJ, PJ. Oh, PJ. Yeah. Okay ba? Okay ba context clues? Simple lang kasi siya eh. Masyado siyang humble eh. Kasi alam mo, may hotel yan sa Cebu. Meron siyang, may hotel yan sa Cebu, sa Tabuelan. Ang tawag sa hotel niya is, as ng tourist, meron siyang facility doon. Ang nagpupunta doon, si Carl Tamayo, si... Oh, wow. Lahat ng mga nagpupunta na doon yung mga targarnate ng Green Hills, yung mga bata na nagpapa-train sa kanya. Yun. Kaya parang Jim Grover ng ano yan eh, ng Pilipinas eh. Nice. Okay yan. Well, I wish he can help a lot more players. Baka sumikat yan in the... Yeah. At least, nabanggit siya rito sa show. Ha? Baka bilang sumikat yan. Ha? Kilala natin. Alam natin na bata ni Coach Egay yan. So, pag sumikat na yan, dapat kaibigan na natin yan. No? Di ba? Pero so, eventually, when did you come back, Coach? Kailan ka bumalik? How long were you in the States before you came back to coach? Mga 5 to 6 years. So matagal ka na rin ka pala ako, mula na bumalik ka. Oo, matagal ako sa States. Tapos, nag-ano ako ng ano eh, si Buana Lulier. May nakita kasi ako kanina eh. Naging assistant coach ako ni Francis. Yes, eh. Yes. Sa si Buana Lulier, pagbalik ko na. Yan yung una na ano. Kaya lang na, natigil kasi yung MBL eh. Doon ko nakita si Noel Sarate. Nawala rito today dahil busy pero dapat kasama natin siya. Di ba? Oo nga eh. Yun, tapos nakasama ko rin siya na ASCO si Noel. Yes, yes. So, busy may ano, may seminar ngayon. Para sa mga ngayon. For courtside reporters. Oo nga. Okay, but at least, grabe yung career mo, coach. Now your basketball career is not yet done. No? Tuloy-tuloy, as you mentioned, you're negotiating. Tsaka palagay ko, hindi ka mawawala sa coaching scene talaga, coach. You'll be there, no? Always under consideration dahil nga sa performances mo in the past. So we wish you luck in that, no? Sid, may pahabol ka bago po natin pasukin yung regular segments. Okay ka na? Ganda ng mga kwento ni coach, eh, no? Coach, that was yun yung photo session natin. Time capsule yun, hatid sa atin ng Fitbit. Pero tingin ko, pasok na tayo, coach, sa mga regular segments namin dito sa show. It's called the Twilight Zone. Ibig sabihin, patapos na tayo, no? Twilight Zone na ito. Yung unang segment natin sa Twilight Zone ang tawag X's or O's. Ito yung segment that's brought to us by Tuminugan Farms. It's your private paradise in the heart of Bukidnon. If you need to relax and unwind, why not rejuvenate and reconnect with nature right at the foot of the Kitanglad Mountain Range in Bukidnon? Di pa ako nakapunta dyan, pero sana makapunta tayo. Choose from a wide range of accommodations, the farmhouse, the bungalow, the cottage, or the tulugan.
Kuminugan Farm can accommodate entire families, groups of friends, backpackers, and even team building events. So check out the website tuminuganfarm.com or the Instagram and the Facebook pages of Tuminugan Farm for more information. Book now. Yeah, go there. Start your Mindanao adventure there today. Okay, coach, may mga choices akong bibigay sa iyo. Mamili ka lang. Hindi mo kailangan paliwanag kung bakit mo yun yung pinili mo. May listahan ako rito. Okay, mamili ka lang. Ha? Okay, game na tayo, coach. Ha? Game tayo. Okay. Ito, palagay ko, yep. Alam ko na yung sagot ko dito. Coach Yeng or Coach Derek? Alam mo, ang hirap yan ah. Hindi ba pwedeng, ano, dalawa? pwede naman, coach. Kung kailangan, kung talaga hindi ka makapili, pwedeng tabla. Okay, sorry. Sige, parehas. Pero ang ano kasi is si Coach Yeng kasi yung sa PBA, tapos si Coach Derek naman sa PBL. So, parehas. Okay, parehas. Okay. Ito pangalawa. Coach Francis Rodriguez or Coach Nat Canson? Oh my God. Both. Okay. Parang both ang mangyayari. Maraming both yata mangyayari dito. Both. Okay. O, sige, coach, ito ah. Buddy Encarnado. Buddy Encarnado or Elmer Yanga? Yan, pwede na. Buddy ako, buddy. Kasi buddy, okay. Matagal kami kasama ni boss. Yes. Okay. Matagal kami kasama ni boss. Ito, sa Diet Sarsi. Terry Saldana or Yoyoy Villamin? Terry. Mas ano kami ni Terry. Mas Terry, close okay. Kami. Pero close rin naman kami ni Yoyoy eh. Terry. Okay. Ito, hinanda ako itong listahan bago tayo nagkakwentuhan today. Ha? Rick Marata or Bernie Fabiosa? Yeah. Well, Bernie, automatic talaga okay. Yan. Pero automatic kaya nga. Rick. Okay. Ito next. Pido Jarencio or Al Solis? Well, sa ano, si Al talaga. Kasi si Al yung ano eh, medyo ano naman sa Cebu. Yeah. Okay. Al Solis. Pero si Coach Pido, kaibigan ko rin yun. Oh, lahat naman yung mga kasabayan mo yung lahat yan eh, di ba? Okay. Yung next, Bong Alba or Andy De Guzman? Natatawa si Coach. kasi baka magalit si Andy ko sa akin yun eh. Dinalhan ako sa Australia eh. Pero parehas yan sa kanila. Both. Okay, both. Okay, ito. Mga big men, Nani Demihilio or Sani Cabato? Well, yung pinagsamahan talaga, Nani Demihilio talaga. Yeah, pinagsamahan. Tama. Yeah. Lumalabas yan habang nagkukwentuhan tayo. Alam ko na yung sagot sa iba dito, pero hindi ko naman pinapalitan ng list. Okay, next. Apet How or Joey Loizaga? Well, mas close rin kami ni Joey, pero Apet How talaga. Apetaw, okay. Si Apet. Jerry Splana or... Partner ko kasi Jerry... kasama ko rin sa San Jose yun eh. Okay. Si Apet, okay. Yung galing nga yun eh, nawala na short lang yung PBA career kasi. Okay, next. Jerry Splana or Boyet Fernandez? Mas close ko ni Jerry. Mas younger namin si, ano, si Boyet. Ni Jerry. So Jerry yan. Okay, ito. As a player ito, coach, opensa o depensa? Well, offense talaga. As a player, I'm offense. As a coach, depensa. As a coach. Ayun, yun yung next question ko. As a coach naman, oh, depensa naman. Okay. Ito, coaching okay. Or playing? Well, ngayon, I like playing. Mas gusto ko yung maglalaro playing. Kaysa coach. Playing pa rin talaga, okay. Okay. Yung panahon kasi, mas okay yung naglalaro ka ng basketball. Yes. Okay. Ito next, si Lambert Shell or Bernard Thompson? Number one, Bernard Thompson. Import namin Bernard. Yun. Ang galing nun. Galing, oo. Galing talaga ng Bernard Thompson. NBA yun. Naman. Legit naman NBA yun. Phoenix Suns. Yeah. Diba? Oo. Okay. Galing yun. Yung import namin yun. Oh, ito next, imports ulit, coach. Terrence Bailey or Kelvin Upshaw? Dito na ako kay Upshaw.
Upshaw. NBA din yun. Oh, ito, NBA na naman. Mike Magee or Louis Lloyd? Lloyd. Paano yan? Louis Lloyd yun. First five yun ng ano, eh, Houston Rockets. Magaling yun. Black, na Black drugs, Superman. Na drugs lang. Black, oh. Na, na drugs lang yan. Silang dalawa ni Mitchell. Nakita, Whitman, so. Naka-practice ko kasi yun eh. Ang galing ng tao na yun. Magaling yun. Grabe nga, tinitingnan ko yung mga import na nakalaro mo. Ang gagaling eh. Ang gagaling, puro NBA. Bernard Thompson, Kelvin Upshaw, Mike Magee, Louis Lloyd, di ba? NBA level yung mga nakasabay mo sa PBA career mo, di ba? Yeah. Okay, and then the last one, papakita natin yung photo. Let's show the photo, Carly. Ayan, coach. Sino ba? Si Aiko, si Carmina, o si Rufa? Alam mo si Rufa, pinsan ko yan. hindi pwede si Rupa. Okay, okay. Well, parehas maganda. Both na lang. Both yung dalawa. Carmina and Aiko na lang. Okay, Carmina and Aiko. Diba? Yeah. Kasi hindi pwede si Rupa. Si Rupa, Rama yan eh. Oh, correct. Pinsan ko yan eh. Pinsan mo pala sila, Annabel, gano'n? I mean, mga kamag-anak mo pala. Yes. Okay. Rama alright. Kasi yung mama ko eh, Rama. Okay. Okay. See, mga connections natin na ikita rito sa show. Okay. So that's X's or O's brought to us by Tuminugan Farm for episode 182 of Alternative of Basketball. Let's turn it over to Sid Ventura for the seryosong tanong. Okay. Yes. Itong section na to brought to you by Seryoso Chili Garlic. Delicious, aromatic, and crispy chili garlic bits in pure coconut oil made with natural locally sourced ingredients. Okay. No preservatives, artificial flavorings, at no salt. Chili garlic na seryosong manghang at kaya kang ipaglaban, di gaya ng ex mo. Ang seryosong tanong natin para kay Coach Egay. Para sa'yo, Coach, sino ang pinakamagaling na shooter na nakalaban mo? At mas magaling ba siya kaysa sa'yo? parang obvious ah. Si Alan. Alan Kydex, ang pinaka nakikita ko talagang ibang level. Ibang level yung shooting rin niya. So, mas magaling siya? So, mas magaling ka? Well, ala na MVP yun eh. Nag-MVP ng PBA eh. So, magaling talaga. magaling. Magaling naman talaga si Alan. Yeah. Mabilis ang sagot ni Coach Egay. Wala ka tayo magagawa eh. Akala namin mag-iisip ka pa, Coach eh. Di ba? Pero... Akala ko, masisingin mong boy ka. Marami namang magagaling na shooters eh. O, magaling namang, maraming magagaling na shooters. Pero, isipin mo, si Alan nakasama ko, nakalaban ko, isa sa nakikita ko na wala rin ano, walang chamba yun. Pinaghirapan talaga yun. Meron kasing mga shooter din na... Oh. Kung number one si Alan Kaidik, siyempre, number two si Egay Macaraya, sino si number 3, 4, 5 sa shooting? Okay, meron ang shooter kasi no, meron kasing long at saka short, di ba? Mm-hmm. Yung ang ibig kong sabihin perimeter at saka 3-point. Doon sa ano, di ba? Doon sa mga bagong doon ha, bagong henerasyon or yung dati namin. Panahon namin. Automatic yun, si Boy. Si Boy rin. Si Boy Cabajo. Si Ato Agustin. Yun yung mga shooter din namin sa anong ano. So, yun yung mga isa sa mga shooters din na mahilig sa 3-point. Kasi maraming shooter eh. Natandaan nyo yung Tony De La Serna. Of course. Tony De La Serna. Perimeter din eh. Hindi masyadong 3-points pero magaling. So, yung 3-points, may mga specialist naman sa 3-points. Ruel Gomez. Si Ruel pa. Si Ruel Gomez. Tres, diba? Yung tres si, talaga. Si Ogie. Nakalimutan ko. Yung sa UP, nasa PBA ngayon. Sa... Sa PBA ngayon, nasa ano... sa UP si nasa mga referee
Sid, dapat alam magaling natin yan. Dapat alam natin UP eh. Oo nga eh. UP kami. Naano sa referee coach? Kasama. Si referee ng PBA. Referee ng PBA? Na UP? Oo. Oo, player sa UP. Kasama nila, Benji. Joey Guanyo. Joey Guanyo. Joey Guanyo. Oh, si Joey. Joey Guanyo. Oh, magaling din yan. Kalaban. Joey Guanyo. Head ng technical. Oh. Ano, katabi ko kagabi. Katabi ko kagabi. Oh. Katabi ko Joey Guanyo. That's right. Hindi yung mga shooters. Okay. Oh, sige, Sid. You have your second, ano, your second question. Okay, next naman ang segment ko brought to you by Manila Cookie Story. Yan. No, napakasarap ng cookies nila. Check out their social media handles, Facebook and Instagram, and mga flavors nila, no? Plain, kape barako, yung dark chocolate chips ang so far paborito ko. Yung wife ko gusto niya yung queso de bola. Ayan, avail of them sa Kultura, Frankie and Friends, Snack Exchange, and Starbucks. Ayan, ang contact Starbucks details nila sa kaliwa. Ayan, masarap na masarap yung Manila Cookie Story. Ang question ko para sa'yo, Coach Egay, kung if you could have dinner, no, with any player, past or present, patay na, buhay pa, Amerikano, Filipino, European, who would it be and why? Pwede dalawa. Sige, sa sure. Totoo lang. Table for three. Table for three. Number one. Okay, number one is Larry Bird. Okay. Siya yung nakikita ko na si Larry talaga is one of my biggest influencer doon sa basketball. Marami akong natutunan sa kanya. Pangalawa is Steph Curry. Alam naman natin na yung laro ni Steph nag-revolutionize ng basketball. Correct. Nakikita correct, ko kasi at saka nakikita ko yung diferensya ngayon sa mga, alam mo, dati kasi pag nagpa-fast break sa akin, ikaw lang pinapayagan ko na nagpa-fast break tayo tapos tumitira ka ng 3 points. Pa-fast break na ha, pwede naman nating i-lay up yun eh. Isa lang kalaban eh, dalawa o ano. Pero kung tumira ka dyan sa 3 points, oh, payag na rin ako. Wala na akong magagawa dyan. After the record. Diba? Eh ngayon kasi si Steph, transition threes. Ibang klase talaga. So, gusto kong malaman kung ano ba talaga. Hindi, yung mga pinapakita kasi niya is na ano, ibang level talaga. Okay? And the last one is siyempre, yung paborito kong coach na ano, kahit sino eh, basta pa ano eh, gusto kong makausap yung coach ng Spain na si ano, yung sikat na coach nila. Gusto mas nagustuhan ko kasi yung coach ng Spain ngayon, Scariola. Yung dating coach nila, yung dating coach ng Spain na nag-revolutionize doon sa ano nila. Si ano ba yun? Si yung coach nila Pau Gasol na nakapagtalo doon sa ano. Basta European coach. European, Lithuania or Spain. Yun yung mga gusto kong ano kasi malaman nagustuhan ko kasi yung ano naging European basketball sa dahil sa pag-aano nila. Sergio Scariolo? Yeah. Yes. Scariolo, yun alam ko eh. Sergio Scariolo. Yung upgrade ng basketball nila ba na nakihirapan yung USA. Yun yung gusto kong ano. Wala naman kasing seminar kasi ayaw nila mag-seminar. Ayaw nilang ibigay yung knowledge nila. I don't know. Dream lang ba? Dream. Nice, no? Dream. So yun yung mga gusto mo ka-dinner. Ha? Table for four. Di ba? Okay yun. Yes. Puro shooting, yung pag-uusapan, saka ikot ng bola. Oh. May nagtatanong dito, si June, to the show. June Villorente, kung nakabantayan ni Coach Egay si Samboy, sinabi na ni Coach kayo na, kinakamahirap bantayan si Samboy, the best talaga, malakas, tough to malon, may drive to the basket, lahat yun. So napag-uusapan namin yun.
near the start of the show. Yes, yes. Rewind mo na lang. Si Samboy Lim. Si Samboy, baptism of fire sa akin yon. Dahil pagpunta ko ng Manila, yan yung pinakamahirap na tao na babantayan, binabantayan ko. Yeah, yeah. So, yeah. Confirmed yun. Diba? Okay, so we'll papasok tayo sa last part of our show, no? Before we sign off. It's called Hello Porky. Ito yung bati coach ni Joe Candada sa anak niya pag may coverage ng PBA. Hello Porky. So ito yung batian portion. Kaya sabi ko sa inyo, it's time to greet, thank, acknowledge anybody that you would like to. You can do that now, coach. Okay, number one is, no, pasalamat ako sa family ko sa support sa journey ng basketball ko at saka coaching ko. Sa mga sister ko na nasa Cebu and Bohol, and sa lahat din ng involved doon sa PBA, yung mga teammates ko, yung Tired Lemurs, yung barkada ko na family, friends and dogs, and all na mga tumutulong sa akin na nakapunta ako sa level ng papuntang PBA. And special thanks to the owner of Coffee France na nagbigay sa akin ng championship sa PABA sa D-League, which is Sir Boss Johnny Yap, Boss Jepet, my late friend Boss Nicole, and sa journey ko rin sa San Sebastian College, Recoletos, na yung lahat ng mga OAR priest with Father Egay, Father Glenn and Father Egay, and sa lahat ng mga pare, Father Mads, tapos journey ko sa PBL, my coaches and my managers, sila sa Santa Lucia, kay kina Coach Snack, at saka yung manager namin na si Boss Buddy and the owners na sila Boss XC Robles and the rest of the management, and sa RFM Swift kay Boss Joey and kay Boss Elmer Yanga, and especially kay Coach Nat and my late Coach Nato ato Bart Nadorata, and my head Sebastian Manila, Coach Orly Castelo and Coach Francis Rodriguez, thank you for the journey also. And sa lahat ng mga involved, my boss Jesse Santos na tumulong sa amin sa panahon namin sa Baste, and sino pa bang mga nakakalimutan ko? Well, and lastly, but not the least, no, thank you so much for the the divine intervention, lahat sa players pa ko and sa pagka-coach ko na. Thank you so much, Lord, for giving me always the guidance and the strength. To God be the glory always. Salamat Charles and Sid for the opportunity na maging guest ninyo dito, and more power and God bless. Salamat. Our pleasure. Thank coach. You. Our pleasure, coach. Alam mo si coach, fiery coach ito, intense sa sidelines. Pero malumana yung magsalita. Alala ko, inaaway mo, nag-aaway kayo sa referee. Ang ganda nung explanation mo sa referee. Tinatanong mo kung bakit ganito, ganyan. Basta very cool ka noon. I remember watching that game, coach, last season. So, basta, I know you're cool and calm and collected. So, galing. Kudos to you, coach. Thanks for sharing your basketball journey with us. Before we go, as usual, we'd like to thank our sponsors here on the show. Maraming salamat sa San Miguel Corporation for always powering our show. Tuminugan Farm, go there to Bukidnon right now. Seryoso Chili Garlic, Manila Cookie Story, and Fitbit, thank you to all of you for supporting us. PBA Archives, always for the photos and the information. PH Sports Bureau for partnering with us and always promoting our show. Happy birthday, no? Sa mga nag-birthday sa AOB family this past week, si Dwight Lago, nag-birthday. Saka si Bochy Castro, birthday niya today, yung dating commentator, no? Panahon ni Egoyan, si Bochy Castro.
Sa yung tagasabi ng foul, Macaraya. Sa yung nagsasabi noon, no? O kaya, Macaraya, 3 points. So, kaya, 3 points. Happy birthday to Bochy. Happy birthday sa inyo. We are part of the Globally Ballin Network. Let's not forget the thank you to Globally Ballin and the people behind the scenes, Aaron, Carla, of course, today. Thank you, Carla, for helping us out. And, well, you know, before we go, we'd like to just remind everybody that it's World Cup time already. Malapit-lapit na ng FIBA World Cup. So, yes. Kanina medyo, yun, baka hindi nyo narinig. Ha? It's World Cup alert time. Buy your FIBA Basketball World Cup 2023 tickets now at smtickets.com for Ball of Asia Games, ticketnet.com.ph for the Smart Araneta Games, and of course, Philippine Arena's opening day. Witness 2 world-class basketball games for as low as 999 pesos. Ano pa? Diba? You may also buy your tickets at philippines-ticketing.worldcup.basketball. Hashtag FIBAWC, hashtag win for all. It's time to witness the best basketball in the world. So, FIBA World Cup coming up. Bili na kayo ng ticket. It's now the time, diba? Now's the time. Mamabusan pa kayo. Yep. Bili okay. na kayo. Bili na kayo ngayon na ng tickets. Habang right now, after habang show. Mura pa. Yeah, Aldo Perez. Thank you. Thank you once again, Aldo Perez, always for the support all the time. I really wish you could come on the show. I hope you decide that you come on the show. Hindi lang si Aldo, Charlie, ano, earlier si ano, Marlon Bola. Yeah, sinabi ko na kanina. Yeah. Thanks Marlon. Dalawa sila. Thanks for sending us. Salamat. Carla, do I have to repeat? Okay na, no? Okay na yung audio ko kanina. Nabasa ko na ng maayos yung ano na yun. Okay. Okay, so that's it for our show. Episode 182 is now in the books. And Coach Egay Macaraya, hayop sa mga kwento. Mon Fernandez, Samboy Lim. Di ba? Ang ganda ng mga kwento. Alan Kaidik, of course, always part of the Suburban Fabiosa. All these friends of ours are being mentioned here on the show. So Coach, mabuhay ka. Hopefully makita tayo soon. You know, punta ka sa mga games, kwentuhan tayo, 'di ba? And so everybody who watched today, thank you so much. We'll announce our next guest as soon as we can on our Facebook page. Please follow us on our Facebook page for all our announcements. Baka masayahan kayo. I'll just seal the deal, pero baka masayahan ng iba mga fans for our guest next week. Pag confirmed na 'yan, ipo-post ko 'yan. So that's it for this week. It's in the books. Carla, thank you so much. Coach Egay, sa ngalan ng aking kasamahan na si Sid Ventura, ako po si Charlie Cuna, Noel Zarate, Jay Mercado, always with us in spirit. That's our episode for this week. We'll see you. God bless you all. Coach, mabuhay ka. God bless. Thank you so much. God bless. All right. Pleasure. Thank you. Thank you.